Hindi mapakali si Zoo nang hindi niya inasahan na makita ang lalaking nakatayo ng ilang metro ang layo sa kanila. Mama, ayos ka lang po ba? Untag ng isa niyang anak na si Liam na 5 taon at hinawakan ang kanyang kamay. Kumunot ang noon ng isa pang anak ni Zoo na si Luis na 5 taon din na tumingin sa kung saan. Nakatingin ang ina na animoy nagulat ng makitang lalaki. Pakiramdam ni Zoo sa oras na iyon ay pumapaikot ang sikmura niya at hindi niya alam kung anong gagawin sa mga oras na iyon. Sa mga oras din na iyon ay hindi rin inasahan ni Vincent na makikita ang dating asawa. After 5 years, tila ba ay tumigil ang mundo niya sa mga oras na iyon at gulat na makita ang 3 batang kahawig niya nang bata pa siya. Iyon ang 3 batang nagligtas sa kanya noon nang ninakawan siya. Ang 3 sigang bata sa kalye ay anak ng dating asawa na lalo niyang ikinagulat ng sobra at sa isipan ng maaari niyang anak ang mga iyon. Kung bago ka pa lang sa channel neto, kilig kwento ni Ate Jane, istorya mo at kwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Hindi niyo naman po kailangan magbanat ng buto para makapag-subscribe. Isang pindut lamang po yan, pero ang kapalit nito ay ang tuloy-tuloy na libreng panunood niyo sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! 7 taon pa lamang si Zoo nang matuto siyang mamuhay sa lansangan. Wala ni isang gustong kumukup sa kanya ng mga relatives ng kanyang mga magulang. Namatay ang magulang niya sa lumubog na barko. 3 taon ang nakalilipas. Sa paglilimos ang naging daan niya upang may makakain siya araw-araw. Tuwing hapon ay nagpupunta si Zoo sa loob ng simbahan upang magdasal hindi para sa sarili, kung hindi sa mabubuting taong nagbibigay ng pagkain at pera sa kanya. She was grateful that God had given them to help her. Kaya nakakain siya araw-araw, kahit 2 beses ay sapat na iyon sa kanya. Nang lumabas siya sa simbahan na may ngiti sa labi, hindi makaiwas sa tingin niya ang matingin ng ilang mga tao sa kanya dahil sa madumi niyang itsura at ilan ay nakakunot ang ilong na kahit sa malayo tila'y naamoy siya. Hindi yun pinansin ni Zoo. Nasanay na siya sa mga ganong reaksyon ng mga ilang tao. Patawid din siya ng daan nang may tumawag sa kanya. Kaya napahinto siya at napalingon sa kanyang likuran. Isang babaeng lumapit sa kanya. May ngiti sa labi nito at nakasuot ng Sunday dress. "Bata, nasaan ang magulang mo?" tanong ng babae sa kanya. "Wala na po sila. Bakit po?" Nagugulan ang tingin niya sa babae. Ngumiti ng malapad ang babae sa kanya. "Ako pala si Erlieta. Erlieta Sandoval. Anong pangalan mo?" "Zuwilin Perez po ang pangalan ko," sagot ni Zoo sa babae. Lalong nagtataka siya bakit ang isang babae na maayos ang pananamit at mukhang may kayay kinakausap siya. May nagawa ba siyang kasalanan na hindi niya alam? "Ang ganda ng pangalan mo. Mari ba kitang tawaging Zoo?" Tumango si Zoo. Kumunot ang noo niya. "May problema po ba?" tanong ni Zoo. Tumingin siya sa paligid kung saan ilan sa mga naroroon ay napatingin sa gawin nila na nakukuryosidad sa nangyayari. "Walang problema, Zoo. May kamag-anak ka ba?" "Meron po, pero ayaw nila sa akin. Taga DSW po ba kayo? Ayokong tumira sa kamag-anak ko. Ayaw po nila sa akin. Mas gugustuhin ko pang tumira sa lansangan. Huwag lang sa kanila." May pakiusap sa boses ni Zoo. Umiling ang babae. "Hindi. Balak sana namin pumunta sa orphanage ng asawa ko. Bukas upang kumukup ng bata. Hindi kasi binayaan ng anak. Habang nagdadasal ako ay nakita kita na nagdasal. Pansin ko ang saya sa mga labi mo habang nagdadasal," sabi nito. "Magandang loob ko sa iyo, Zoo. At tila sinagot ng Panginoon ang dalangin ko. Gusto mo bang magkaroon ng pamilya? Huwag kang mag-alala. Legal ang proseso at aalagaan ka namin, aming anak. Siguro may dahilan ng Diyos. Bakit nangyari ito?" Sa narinig ni Zoe, hindi siya makapaniwala. Ayaw niya paniwalaan ito. Ngunit may tuwa sa puso niya na magkakaroon siya ng pamilya. "Totoo po bang sinabi mo po?" Tumango ang babae at sumukod upang magbantay ang taas nila. Hinawakan nito ang pisngin ni Zoe. Pinayad ang luhang hindi na malaya ng bata na umagos sa mga mata. "Oo, Zoe. Gusto kitang maging anak."
Sa katuwaan ng bata, niyakap niya ang babae. At niyakap rin siya ng mahigpit nito. Hindi ka na mag-iisa pa, Zoo. May pamilya ka na. At turingin mo akong ina mo. Wika ng babae sa gitna ng yakap. Iyon ang isang pagbabago na nangyari sa buhay ni Zoo. Hindi man niya dinalangin sa Diyos na magkaroon ng pamilya. Ngunit sinagot ng Diyos ang isang bagay na pinapangarap niya. Ang hindi mag-isa. Si Arlieta ay napakabait na babae na tinuring niyang ina. At ang asawa nitong si Eric, who was caring and loving, treated Zoo as his daughter. Isang guru sa isang high school, si Arlieta, kung saan din nag-aral si Zoo. Nung pagtungtong niya ng sekundarya samantalang isang history professor si Eric sa isang universidad kung saan doon din nag-aaral ng business management si Zoo. Wala nang hiniling pa si Zoo. Simula maging party sa pamilyang Sandoval. She was treated well like their own daughter. Ma, huwag na po kayong mag-alala. Magiging maayos pa ako sa Maynila. Sabi ni Zoo kay Arlieta habang tinutulungan siya ng ina na mag-impake ng mga damit niya. Bukas ang flight niya papunta sa Manila kung saan siya nag-apply ng work sa isang company. Last week ang interview niya at sinabihan siya na she was hired for the position as assistant of the sales manager. Huminga ng malalim si Irelia. Naroroon sa mukha nito ang pag-aalala sa kanya. Nakaupo ang ina sa gilid ng kami niya. Inilagay nito ang tinuping damit sa loob ng maleta na nasa ibabaw ng kama. Malayong Manila dito sa atin, anak. Hindi ka namin agad mabibisita kung mamimiss ka namin. Magiging malungkot na ang buhay kapag wala ka na rito. Tumapit si Zoo sa ina at niyakap ito. Leaning her head on her shoulder, may ilang hibla na ng puting buhok ang kanyang ina. At sa sumunod na taon ay magiging 50 na ito. Mama, aalagaan ko pong sarili ko. At araw-araw ako magbibideo call sa inyo ni Papa upang hindi niyo ako sobrang mamiss. Tsaka tuwing 30 ng buwan ay luluwas ako dito sa atin upang bisitahin kayo. Huwag na po kayong gumastos ng pamasahe upang pupuntahan ako. Every family celebration ay pupunta ako kahit anong mangyari. Pangako ni Zoo sa ina. Hinaplos na Ariella ang mahabang buhok ng anak at ngumiting wika. Naintindihan kita, anak, na gusto mong magtrabaho para makatulong. At malaki ka na. 23 years old ka na. At maraming pangarap sa buhay. You make us proud, Nak. Thank you for coming to our life. Alam kong hindi mapakali ang papa mo ngayon. Bukas ka na aalis. Panigurado nga, Ma, si. Pinakita ni Zoo ang mga message ng papa niya sa kanya, asking her if she was sure of her decision in life. Gusto nito doon lang sa kanilang lugar magtrabaho dahil mas malapit. Ngunit gusto ni Zoo na maging independent. Hindi masanay na laging asa sa kanyang pamilya. Kahit sa desisyon sa sarili ay umaasa siya sa anong desisyon ng magulang. Ngayon, gusto niyang sundin ang sariling desisyon. Tsaka, nakikita niya rin nahihirapan na rin umaruga sa kanya. Lalo pa ay tumigil sa trabaho ang kanyang ina dahil sa asthma nito. Hindi na rin sapat ang sahod ang kanyang ama para sa kanila. Lalo pa ay marami silang bayarin at gamot para sa kanyang ina. Oo nga, ayaw talaga ng ama mo na pumunta ka sa Maynila. Ngunit kung iyon ang gusto mo na, susuportahan kita. Ngunit hindi talaga maalis sa akin ang mag-alala. Huwag ka pong mag-alala, Ma. Malaki na po ako. Salamat po dahil palagi niyo akong intindihan, lalo na si Papa. Sana maintindihan niya po ang desisyon ko. Anizu, maintindihan ng ama mo iyon. Nakangiting ani ng ina niya. Pagkarating niya sa Maynila, sinalubong siya sa kapatid ng kanyang Papa Eric, kung saan siya titira. Si Auntie Rosa, ang panganay ng Papa Eric niya. Nagkikita lang sila ng babae tuwing reunion ng Sandoval family. Mabait ang ginang na mas piniling hindi mag-asawa. Isang head nurse ang babae sa public hospital. Ito din ang negosyasyon kay Zoo na sa Manila magtrabaho. Kahit ganoon, eh medyo magkalapit ang loob niya sa kanyang Auntie Rosa. Sa unang pasok ni Zoo sa work ay kinakabahan siya. At hindi niya alam anong gagawin o anong ipapagawa sa kanya. She was hoping na mabait ang manager niya. Nagmamadali ang lakay niya papasok sa Dasking Company. Isang company na nagbebenta ng mga coppers, spare parts, consumables, and CCTV cameras, and accessories. Pasakay na sana siya sa elevator ng mabangga niyang isang lalaki na nagmamadali din kagaya niya dahilan na mahulog ang tanga niyang tumbler at phone.
Napuupo din siya sa sahig. Mabuti na lamang she was wearing a heavy blue pants. "Sorry, miss." Kaagad na sabi ng lalaki sa kanya at tinulungan siyang tumayo. He was wearing a simple shirt and khaki pants. Kinuha ni Sue ang nakaabot nitong kamay upang mapatayo siya. Namumula ang mukha niya sa nararamdamang kahiyan. Hindi niya inaasahan sa araw na iyon ay iyong mangyayari sa kanya. Pinagbag niya ang kanyang pwetan at tinignan na walang duming nakadikit. Ang matangkad na lalaki ay kinuha ang tumbler niya at ang phone ni Zoo. Inabot ito sa kanya na walang salita. Tinignan ni Zoo ang lalaki. Ngayon niya lang napansin ang blue shirt nito na natapunan ng kapi sa dibdib ng bahagi nito. "Ayos ka lang ba?" Pag-aalalang tanong niya. At nirealize niya na gwapong lalaki. Ang isipan na baka isa ito sa senior manager o may mataas na posisyon sa kumpanya ay nagpabahala sa kanya. Huminto ang mata niya sa hawak na styro coffee. Kinuha ni Zoo ang panyo na nasa bulsa ng pants niya at inabot sa lalaki. Tumingin ang lalaki sa panyo niya at walang salitang iniwan siya. Naikinagulat ni Zoo, "The man was rude." Nang makita ni Zoo na malilate niya siya, ay sumakay na siya sa elevator kung saan sumakay ang lalaki. Hindi siya pinansin ng lalaki na nakatingin sa phone. Gusto ni Zoo na humingi ng pasensya ngunit ayaw niya namang baliwalain siya nito. Tahimik silang dalawa hanggang marating nilang fifth floor. Naunang lumabas ang lalaki bago sumunod si Zoo. Napansin niyang parehong direksyon din ang tinatahak nito. Pumasok ang lalaki sa sales department sa kung saan departamento din ni Zoo. Kinakaban siya na baka senior manager ang lalaki. At baka dahil doon ay unang araw niya sa trabaho ay panghuli niya na. Nang marating ni Zoo ang sales department ay pumasok siya sa loob. Lahat ng naroroon ay napatingin sa kanya. "Good morning po, I'm Zoo Willing Sandoval." Pagpapakilala niya sa mga naroroon. Lumapit ang isang babae sa kanya na ngumiting sabi, "Welcome to sales department, Miss Sandoval. Kanina ka pa hinihintay ni Ma'am Hermosa." "Pasensya po kung late ako," paumanhin ni Zoo. "Ayos lang yan, mabait si Ma'am Hermosa. May intindihan kanya," sabi ng babae na matangkad sa kanya na ilang hakbang. Magandang babae at napansin niya ang singsing nito. Papunta sila sa office ni Ma'am Hermosa. Lalong kinakabahan si Zoo. Nanlalamig siya. Sinabayan pa ng malamig na buga ng aircon. "Ako nga pala si Lilybeth. You can call me Lily. Timong girls tayo dito sa sales department. Ako yung nag-handle sa mga sales copier. And the rest is mga technical ang naririto." Anin ang babae sa kanya. "Stricta po ba si Ma'am Hermosa?" Mahinang tanong ni Zoo. "Hindi. Napakabait ni Ma'am Hermosa. She asked in the higher ups to bigyan siya ng assistant dahil sobrang dami na nung gagawin niya. And you are lucky to be her assistant," sagot ni Lilybeth na ngumiti ng malapad. "Narito na tayo." Huminto sila. At nagpasalamat si Zoo bago pumasok sa loob. Isang babae na nasa edad, 40 ang nasa loob. Wearing an executive dress at nagtitig pa sa laptop. Umangat ang tingin nito kay Zoo at nakangiting sabi, "Mabuti at nandito ka na. Umupo ka, Miss Sandoval. I'll explain to you anong gagawin mo as secretary ko." Nasa loob lang ng office si Zoo sa umagang iyon. Hindi siya nakalabas sa break dahil madami siyang gagawin. Ganon din ang manager niya. Pagka-lunch ay lumabas si Zoo. Hindi niya alam saan ang cafeteria. At wala siyang kakilala sa sales department maliban kay Lilybeth na wala roon. Tumingin siya sa mga cubicles na wala ng taong naroroon. Habang papunta siya sa pintuan ay biglang nabangga niya ang lalaki. May dalang tatlong boxes. Dahilan na mahulog ang boxes na hawak ng lalaki na napahawak sa isang cubicle. "Damn it! Mag-ingat ka naman!" Asik ng lalaki. Pagkakita ni Zoo na iyong lalaki kanina na bumangga sa kanya. Kaya kaagad na humingi siya ng paumanhin at balak kunin ang boxes. Pero mabigat iyon kaya nahirapan siyang kunin iyon. "It's you," sabi ng lalaki sa kanya. "Mukhang gumaganti ka sa ginawa ko kanina. Paying back what I've done?" Umangat ang kilay nito sa kanya. Hindi na asahang magsasalita ito at umiling si Zoo na umayos ng tayo. "Nagkakamali kayo, sir. Hindi ko sinasadyang nangyari. Sorry po." Niyuko ni Zoo ang ulo. Kinuha ng lalaki ang boxes. "Tulungan na po kita, sir." Balak niyang kunin ang box sa sahig kahit mabigat.
No, ako na. Hindi mo kayang bigat na iyan. Kinuha nitong boxes at iniwan siya. Sorry po talaga. Habol niyang sabi. Bumukas ang pintuan ng sales department at pumasok mula ron ang isang babae. Ikaw yung bagong employee. Ako nga pala si Rica. Kausap mo si Vincent? Baling ng babae sa lalaki na pumasok sa sales manager office. Hindi ko po sinasadyang mabangga si sir. Sagot ni Zoo sa namumulang mukha dahil sa kahiyang nararamdaman. Kinarayan ka ba ng lalaking iyon? Akala mo kung sino makaasta, no? Mahinang sabi ni Rica sa kanya. Tapos ka na ba mag-lunch? Hindi pa. Hindi ko alam nasa ng cafeteria. Sabi ni Zoo. Samahan na kita, bago din ako dito. Kakatumats ko lang. Anyaya ni Rica sa kanya. Simula ng araw din na iyon, ay hindi niya inasahan na magiging close kay Rica na nasa sales for CCTV and CCTV accessories nag-handle. Sa mga sumunod na araw ay madami siyang tinatapos na gawin, lalo na mag-create ng proposal sa mga prospective clients ng sales manager. Bumukas ang pintuan ng office at pumasok mula ron si Vincent. May dalang mga papel. Mrs. Avares, mabuti at nandito ka na. Tumawag ang admin department, asking kung natapos mo ba ayusin ang problema ng client natin sa Pure Gold. Tanong ni Ma'am Hermosa. Umupo si Vincent sa upuan. Sumulyap ito kay Zoo, bago kay Ma'am Hermosa. Hindi pa, Ma'am Hermosa. Pinatawag ako ng senior manager upang tampusin ang report ng isang client. Di ba sinabi ko na iyon sa inyo? Sagot ni Vincent. Inabot nitong isang papel kay Ma'am Hermosa. This is the report na pinabibigay ni senior manager sa inyo. Kinuha iyon ni Ma'am Hermosa. Tinawag si Zoo. Ms. Sandoval, you need to go to the client and give them the proposal. You need to make sure that they would agree with the proposal given according to this report. Kaagad na kinuha ni Zoo ang document at binasa kaagad iyon sa kanyang table. You think she could make Elkin sign the proposal? Tanong ni Vincent. Napalingon si Zoo sa gawin ng lalaki. She could. Kaagad na sagot ni Ma'am Hermosa, having trust in Zoo. Iyon ang unang pagkakataon na sasabag si Zoo sa bagay na iyon. At hindi niya alam kung magiging successful ba ang proposal. Good luck to her. Ani Vincent na hindi nagustuhan ni Zoo ang sinabi nito. Tama nga ang sinasabi ni Rica sa kanya tungkol sa lalaki na animuay. Napakagaling. Kung sino ito kung makaasta, ayaw niya sa makagaya nito. Pag-alis ng lalaki ay sinimula ng gawin ni Zoo ang proposal according sa report at pinakita iyon ni Zoo sa kanyang boss hanggang sa maaproba ng babae. Kinaumagana ay maagang umalis si Zoo sa office. Kinakabahan siya at nananalangin na sanay magiging maayos lang ang lahat at makuha niyang proposal agreement ni Elkin. Sumakay na siya sa elevator at nakasabayan niya pa ang lalaki. Hindi niya pinansin ang lalaki at tumingin lang siya sa phone. Sinabi ba ni Ma'am Hermosa na hindi madaling makausap ang president ng Elkin? Panimula ng lalaki na humalukip-kip na sumandig sa elevator wall. I am sure na hindi mo makukuha ang agreement ni Mr. Kung, knowing him that he didn't trust the new one. Patuloy nito. Kumunot ang noon ni Zoo na tinignan ang lalaki. Ganyan ba kababang tingin mo sa akin na hindi ko kaya? Feeling ang galing-galing mo rin ano? Naiinis niyang sabi dito. Umangat ang kilay nito na parang matutuwa ang reaksyon. Miss, I am just helping you here. Help? Eh parang nang-iinis ka eh. Kesyo bago ako? You think I am not competitive and good? Bahagyang tumaas ang boses niya. He chuckled, shaking his head. Hindi ako nag-iisip niyan, Miss Sandoval. You misunderstood what I am doing. Good luck sa iyo. I want to help you but it seems you don't want. Pagkabukas ng elevator ay umalis kaagad si Zoo. Duman siya sa lobby at lumabas sa elevator. May humintong taxi at kaagad siyang sumakay. Nang bumalik si Zoo sa office ay hindi niya alam paano sasabihin kay Mrs. Hermosa na hindi niya nakuha ang proposal agreement ni Mr. Kung. Hindi siya sinipot ang presidente sa office nito dahil may mahalaga itong ginagawa na ayon sa sekretary nito. Sa loob ng isang linggong pagpunta sa Elkins, ay ayos siyang kausapin ni Mr. Kung. Umaasa pa naman ang boss niya sa kanya na makuha ang proposal agreement. Binigyan siya ng 2 linggo. Sa tuwing nagkikita sila Vincent, ay hindi talaga sila nagkakasundo lalo pa. Hindi niya gustong sinasabi nito
o opinion nito. Hindi alam ni Zoan ang problema ni Vincent sa kanya. Parang lahat ng ginagawa niya ay pinupunan nito. Porket mas mataas ng konting posisyon nito bilang isang engineer ay kumakaasta na ito sa kanya. Anong problema sa'yo ni Sir Alvarez? Tanong ni Rica sa kanya nang umalis si Vincent upang ibigay sa kanyang ilang dokumento ng mga items. Napapansin kong nag-aaway kayo. Ano naman ba pinag-alitan nyo? Sinabihan akong maling reports na sinend ko sa kanya. Malay ko ba na hindi iyon? Dapat sinabi niya. May telepathic mind ba ako? Na alam anong pinupunto niya? Naiinis na sagot ni Zoe. At kinuang candy na sa ibabo ng lamesa niya. Buti hindi kayo nasasaway ni Ma'am Hermosa. Minsan na sila sinaway ni Ma'am Hermosa. That time, when it was Ma'am Hermosa's fault na mali yung binigay sa file. At si Zoe ang pinagalitan ni Vincent. Hindi man lamang humingi ng sorry ang lalaki sa kanya na lalong kinagigil ang galit niya dito. Madalas kasi nakapag nasa field si Ma'am, ay akong niiwan dito upang gawin ang mga naiiwan na trabaho ni Ma'am. Paliwanag ni Zoe. Ang baba lang kasi ng tingin ni Mr. Alvarez sa akin. Kaya ganun, sarap kalmutin ang mukha. Tumawa si Rica sa wikang. May kasabihan na the more you hate, the more you love. Siya? Magugustuhan ko? Nakakasukang isipin. Nandidiri na sabi ni Zoe. Tsaka bakit naisip mo iyan? Baka may gusto ka sa kanya. Si Zoe naman ang umisi. Gwapo si Sir Alvarez. Sinong hindi? Iyon nga lang masungit. Baka lalaki yung gusto. Nakangusong sabi ni Rica at ngumisi ng malaki si Zoe. Sabi na nga ba eh, kaya pala. Nanunit siyang sabi ni Zoe sa kaibigan. Baka ganun nga, sa mukhang iyon, walang girlfriend since birth, mahirap paniwalaan. Di lang tipo ang babae siguro. Pagbibiro ni Rica. Sayang naman si Sir Alvarez. Naikinatao ni Zoe. Hayaan mo na. Piliin mo na lang iyong lalaking gustong babae. Huwag ka na sa kanyang tipong kapwa lalaki. Wala kang chance doon. Kinintindihan ko na ngayon bakit ang sungit niya sa akin at sa mga babae. Hindi ko talaga naisip iyon. Napansin ni Zoe na namumula si Rica. Nangumuso sa may likuran niya. Kunot ang noong tumingin siya sa likuran at nakita niyang naroon si Vincent na nakahalukip-kip na matilim ang tingin sa kanya. Hindi niya namalayan na pumasok ito sa office ni Ma'am Hermosa. Sir Alvarez, nagbibiro lang si Zoe. Kaagad na dahilan ni Rica para sa kanya. Zoe shrugged her shoulder at tumingin kay Rica. Magsasalita sana siya nang magsalita si Vincent. Are you spreading rumors about me, Ms. Sandoval? Nasa tono nito na hindi nagusto ng narinig. Hindi, nag-usap lang kami dito. At hindi rumors iyon. Isang katotohanan na ayaw mong aminin, Mr. Alvarez. Sagot ni Zoe na sinalubong ang tingin ng lalaki. A smirk emerged in Vincent's lips and stride toward her. Katotohanan? Paano mong sabi iyon ang katotohanan? Did you have a proof that I like man? Nang hamong sabi ni Vincent na may katuwaan sa mga mata nito. Huminto ito sa harapan ni Zoe. Proof? Ang sungit mo. At kung makaasta ka ang baba ng tingin mo sa aming mga babae. Pagalit na sagot ni Zoe. Her lips tightened as she stared at him. Hindi niya inasa na pinaikot nito ang kanyang upuan upang humarap sa kanya. Miss Sandoval, the problem is not here, but you. Ayaw mo makinig when I am helping you. See? Tama naman ang sinasabi ko sa iyo. Ayaw mo lang aminin na nagkamali ka. Inilagay nito ang mga kamay sa armchair ng upuan niya, bending his back and leaning at her. You're just prideful, not wanting to accept my help. Zoe leaned back at her seat. Dahil sa lapit ng mukha nito sa kanya, naiinis siya sa katuwaan sa mukha nito. Anong prideful ka dyan? Hindi ako prideful. Tsaka tulong ba yung minamaliit mo ako? Hindi ko alam anong problema mo talaga sa akin, Mr. Alvarez. Sa lapit ng lalaki na amoy niyang citrus mask na pabango nito, it was like him sa amoy na iyon. Wala akong problema sa iyo, Miss Sandoval. Ikaw may problema sa akin. Marahang sabi nito. Wala akong problema sa iyo, Mr. Alvarez. Tsaka huwag kang ngang lumapit. Napaka-intimidating mo talaga. Anas ni Zoe. Isang-isang kumuwala sa labi ni Vincent at bahagya pa nilapit ang mukha kay Zoe na namumula na. Tinulak ni Zoe ang lalaki papalayo at tumayo. Ang galing mo talaga mong biset. Asik niya at kinuwang bag
at lumabas. Rika followed her. Narinig niya pang tawa nito. Nakakainis talaga siya. Ngit-ngit niyang sabi. I think may gusto si Mr. Alvarez sa'yo, Zoo. Mahinang sabi ni Rika na tama lang na marinig niya. Imposible. At huwag mo nga ipalala sa akin ang lalaking iyon. Sa mga lumipas na araw ay hindi buong araw ni Zoo dahil sa pang-inis ni Vincent sa kanya at araw-araw lamang silang nagbabangayan. May time pa na pinatawag sila ng HR dahil doon. At sinabihan siya ni Ma'am Hermosa na she and Mr. Alvarez was being unprofessional. Isang araw nilapitan siya ni Vincent na busy sa pagtipa sa laptop nito sa sariling cubicle. Pwede ba mag-usap tayo, Mr. Alvarez? Kaagad na sabi ni Zoo pagkalapit. Nakatingin lang si Vincent sa laptop na sinabing, anong pag-uusapan natin? Himala, at gusto mo makipag-usap sa akin? Hindi ako nandito upang makipagbangayan sa'yo. May oras ka bang makipag-usap? Sabi ni Zoo na sinulyapan ang ginagawa nito. He was making a report. I am busy. Sagot nito. Just a minute lang. Hindi naman kawalan ng sahod mo iyon. Ani Zoo. Huminga ng malalim si Vincent. Sinara ang laptop at tumingin sa kanya. Sabihin mo kung anong gusto mong sabihin. I am sorry. Kaagad na sabi ni Zoo. Umangat ang mga kilay ni Vincent, ngunit hindi ito nagsalita. Pwede bang maging magkaibigan tayo? Tiningnan siya ni Vincent na tila bay. May apat siyang mga mata. Narealize mo na mali ka talaga? Nangaasar ng ngiti nito. Kung hindi lang siya pinagsabihan kanina ni Ma'am Hermosa, hinding-hindi siya hingi ng sorry dito at makipagkaibigan. Sabi kasi ni Ma'am Hermosa na dapat may harmony sa kanilang departamento at treat each other with respect and professionalism. Pwede ba tigilan mo ng pag-iinis, Vincent? Can we just be friends rather than treating each other like an enemies? Bumalik ito sa ginagawa. Nakikinig ka ba? Tanong ni Zoe. Parang tataas ang dugo niya kung hindi niya ilalabas ang nararamdamang inis sa lalaki. Pinabaliwala lang siya. Gusto niyang sakalin ito. I don't want you to be a friend. Sagot ni Vincent at bumalik sa pagtitipa. Napabuga ng marahas na hangin si Zoe. So gusto mong enemies tayo? Mahirap pa sa'yo na kaibiganin ako? Ikaw lang nag-iisip niyan na magkaaway tayo. Just my present ni inis ka na. At kung magsasalita ako, trying to help you, you rages at me. I don't see you as my enemy, Zoo. That's how you thought about it. He pointed out at her. Okay, fine. Pero bakit ayaw mo makipagkaibigan sa akin, Aber? Tanong ni Zoo. Hindi nagsalita si Vincent. Ayaw mo akong sagutin, okay? Naiintindihan ko naman ayaw mo. Ayaw din kitang maging kaibigan kung iyan ang gusto mo. Ani Zoo at tumalikod na upang umalis. Ngunit hinawakan ni Vincent ang palapulsuhan niya. She sucked her breath nang bigla na lang bumilis ang puso niya. Isa sa bagay na hindi niya maintindihan. Sa tuwing accidentally na mahawakan siya ni Vincent sa kamay, umasagi siya nito. Do you really want to be friend with me? Tanong ni Vincent sa seryosong boses. Sa totoo ay, hindi niya naisip na makipagkaibigan dito o maging kaibigan nito. Oo, pagsisinungaling niya. Hindi mapakali ang puso niya sa kakaibang nararamdaman na dulot nito sa simpleng paghawak sa palapulsuhan niya. Siguro ay may sakit na siya sa puso kaya ganon. Binitaw ni Vincent ang kamay niya at nakita niyang ngiti nito. Too bad. I don't want you as a friend. Sumingkit ang mata ni Zoo at sinipang ang binti ng lalaki na hindi nito inaasahan. Napahiyaw ito sa sakit. Kung ayaw mo, edi wag. Singhal niya at iniwan ito. Hindi niya pinapansin si Vincent sa mga nakalipas na mga araw. She was hurt sa sinabi nito. Hindi niya alam kung bakit ayaw nito makipagkaibigan sa kanya. Ganun ba kalaking kadisgusto nito sa kanya? Tahimik ang department na walang bangayan sa inyong dalawa ni Mr. Alvarez. Isang linggo na. Komento ni Cedric sa kanya na isa sa mga IT sa department. He's too older than Zoom. Anong nangyari? Wala. Mas mabuti nga ito. Peaceful. Sagot ni Zoe. Pero sa totoo, namimiss niya ang asaran at bangayan kay Vincent. Wala ba? Wala, Sid. Anong iniisip ng kokote mo, Aber? Tanong ni Zoe na sinulyapan ang katabi.
Nasa cafeteria silang dalawa. Wala si Rica. Ang pinsan nitong si Cedric ang kasama niya. Mabait si Cedric and he was a nice guy. At gwapo din. Balak ni Cedric manligaw sa kanya. Pero sinabihan niya na nawala siyang balak sa bagay na iyon. That he respected. Lalo pa'y wala siyang oras para sa bagay na iyon. Wala. May dumikas sa pisngi mo. And ni Cedric. And wiped the sauce of the burger at the side of her lips. Ang tingin ni Zoe na pahinto kay Vincent. Napapasok sa cafeteria na nakakunot ang noong nakatingin sa kanya. At sinagawa ni Cedric. Hindi niya alam kung anong problema ni Vincent. Kung bakit ganun makatingin na tila ba. May ginagawa siyang hindi nito nagustuhan. And why would she care what he thought? But she did. Minsan niinis siya sa sarili. Dahil nasa isipan niyang lalaki. He was plaguing her mind. Iniwas niyang tingin dito at nagpatuloy sa pagkain. Nang bumalik siya sa sales department, hindi pa tapos ang lunch at nauna na siyang bumalik upang tapusin ang inutos ni Ma'am Hermosa sa kanya. Vincent was walking behind her. Pero hindi niya ito pinansin. Binuksan niyang office at napansin niyang nakasunod ito sa kanya. Kaya hinarapan niya ito. Is there a problem, Mr. Alvarez? Tanong niya. Masamang lobo sa akin dahil ayaw kitang maging kaibigan. Direktang sabi ni Vincent sa kanya. Napaawang ang bibig ni Zoe sa gulat. Hindi ako upset ano? Pagsisinungaling niya. You are. Dahil kung hindi, she won't ignoring me for weeks. And Vincent. I'm doing as what you told me na ayaw mo akong maging kaibigan. Pagdadahilan ni Zoe. Sabi na nga, you're upset. Sabi nito. Magsasalita sana si Zoe pero tinaas nito ang hintuturo at sabing, stop denying it. Alam ko naman na you won't take my words lightly. Oo, tama ka na. Hindi ko alam bakit ayaw mo akong maging kaibigan. Ganun ba ang pagkadiskusto mo sa akin? Pag-aamin ni Zoe sa nasasaktang boses. Vincent rigged his hair at napailing. She misunderstood it, Miss Sandoval. Hindi kita gusto. In fact, I like you. Kumunot ang noon ni Zoe sa narinig. Nagugulang sabi. Gusto mo ako? Bakit ayaw mo ako maging kaibigan? I mean, I like you. Is that I have a feelings for you, Miss Sandoval. Paliwanag ni Vincent. Nanlaki ang mata ni Zoe at napaawang ang bibig niya. Huwag mo akong biruin, Mr. Alvarez. Malabong magkakaroon ito ng feelings sa kanya. Binibiro lang talaga siya nito. Akala nito ay naniniwala siya sa birong iyon. Hindi ako nagbibiro, Zoe. Totoo ang sinasabi ko. I don't want you as a friend, but I want you more than friends. Seryosong sagot nito, nakita ni Zoe sa mga mata na hindi nga ito nagbibiro. Mr. Alvarez like her, pero bakit parang kinikilig siya? Huwag mo akong biruin. Hindi ako madaling mabilog. Bakit ka naman magkakagusto sa akin, Aber? Hindi nga ako nagbibiro. Ani Vincent. Napansin ni Zoe na namumula ang pisngi ng lalaki na tumingin sa kanyang bahagi. Hindi ko alam. Bakit bigla na lang ako nakaramdam ng ganun? But you light up my day whenever I see you. Lalo na ang ngiti mo at ang saya sa mga mata mo. I like what you're doing. It brought smile to me. Sa tuwing magbabangayan tayo, I like how you could say five words at me. Kahit gusto ko lang ay tulungan ka talaga. Nagpatuloy si Vincent. Nagsiselos ako. Nakausap mong iba at hindi ako. 3 weeks na hindi mo ako pinapansin o kinakausap. It made me frustrated and jealous that you didn't ignore anyone and talk to them except me. Zoe was speechless. Alam ko naman na wala kang nararamdaman sa akin, pero baka isang araw magustuhan mo rin ako kung papayagan mo akong ligawan kita. Vincent said boldly at her. Namumula man ang pisngi ay tumingin ito kay Zoe. Will you? Halos 5 buwan nang niligawan ni Vincent si Zoe. Sa loob ng 5 buwan na iyon ay hindi inaasahan ni Zoe na tuluyang mahulog sa lalaki. Vincent was not simply a nice guy. The way he treated her, like a princess, and understand her, was what made her fall hard for him. Lalo na kapag kasama niya si Vincent, komportable siyang maging siya. Sa first week ng 6th month, sinagot niya ang lalaki. Sa mismong kaarawan nito, sa lumang sales department kung saan inihanda lahat ni Zoe, ang birthday surprise. Mahigpit na niyakap ni Vincent si Zoe. Nasa mukha nitong lubos na kasiyahan. Napakasayo ko, Zoe, na sinagot mo ako.
this is the best gift na binigay mo sa akin. Hanggang sa umabot ng 2 taon, ang relasyon ng dalaway, nag-propose si Vincent kay Zoo sa mismong anniversary ng mga magulang niya. Hindi yun inaasahan ni Zoo. Naiyak niyang sinagot ang minamahal. Akala ni Zoo ay magiging maayos ang lahat sa plano nilang kasal nang makita ni Zoo ang pamilya ng taong minamahalay. Hindi niya inaasahang napakayaman ng pamilya nito. Isang bagay na hindi man lamang sinabi sa kanya ng kasintahan. Nakaupo si Zoo, katabi ang kasintahan. Kaharap ang magulang ng lalaki at ang kuya ni Vincent. As what I expected, wika ng ina ni Vincent na si Evelyn. Sadi na may dami. Eva, pagpipigil ng ama ni Vincent na si Sebastian sa sasabihin ng asawa nito. Let's just happy that our son find the woman he loved. Pansin ni Zoe na napakaseryoso ng mukha ni Vincent and his hand was fisted resting his knee. Mom, nag-usap na tayo tungkol sa bagay na ito. And ni Vincent, his jaw was tightened. Umirap ang mata ni Evelyn na sabing, fine, fine. Kung yun ang ikakasaya ng bunso ko, welcome to the family, Zoelyn. Ramdam ni Zoe na napipilitan ang ina ni Vincent. Naiintindihan niya kung bakit hindi siya pinakilala agad sa pamilya nito, lalo na sa ina, na mababang binigay na tingin kay Zoe. I am happy to you, bro. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ka ng ganito kagandang nobya. Welcome to the family, Zoe. I'm Vincent's brother, Limuel. You can call me Lim. Masayang sabi ng kuya ni Vincent. Hindi komportable si Zoe sa malagkit na tingin ng lalaki sa kanya. Kahit ayaw ni Zoe na yakapin ito ay wala siyang nagawa. Nang ito na mismong unang yumakap sa kanya, sa hablos ng kamay nito sa kanyang likuran ay nagbibigay ng kilabot kay Zoe. Salamat, Kuya Lim. Sabi ni Zuna kaagad na kumala sa pagkakayakap. She wrapped her arm to Vincent and get closer to him. Guwapong kapatid ni Vincent at mas matangkad ito at magandang hubog ng katawan dahil sa pag-gym. Ngumiti si Vincent sa kapatid. A gratitude in his tone. Thank you, bro. Ikaw laging maasahan ko at laging nakakaintindi sa akin. Marahang tumawa si Limuel. But brother, sir, let's have our dinner. Sabi ng ama ni Vincent. Sa loob ng dinner ay tahimik silang kumain hanggang makaalis si na Vincent at Zoo. Nasa loob sila ng taxi at pansin ni Vincent na tahimik ang kasintahan kaya napaisip siya na masama ang loob nito sa kanya. I am sorry kung hindi ko sinabing tungkol sa estado ng pamilya ko. Natatakot kasi ako na baka kapag nalaman mo. Pinuto ni Zoo ang sasabihin ni Vincent. Nagugustuhan kita dahil mayaman ka? Hindi, baka hindi mo ako sagutin at layuan mo ako. Sagot ni Vincent at hinawakan ng kamay ni Zoo. Alam ko na hindi katulad ng ibang babae na habol ang yaman namin. Hindi ko naisip ang bagay na iyon. Ngumiti si Zoo at sabing, akala ko talaga iyon ang naisip mo, pero sana sinabi mo upang makahanda ako. Sobrang gulat ko kanina. Hindi ko napaghandaan at hindi ko alam ang gagawin. Mabuti at hindi tayo nagtagal doon. Hindi talaga ako komportable kanina. Alam ko kaya umalis ka agad tayo. Mabait si Mami kapag nakilala ka na niya. Sa ngayon, hindi pa rin siya makapaniwala na ikakasal na ako. Ani Vincent at niyakap si Zoo. Sana'y magkalapit tayo ng pamilya ko. Kahit hindi man sabihin ni Dad sa iyo, he told me that she likes you. Sadya lang na hindi expressive si Dad sa ganung bagay. He showed it through actions. Binigyan ako nito ng papa mo. Kinuha ni Zoo ang isang bracelet. It was silver with CSA letters na magkadikit. Kinuha yan ni Vincent na may malaking ngiti. See, that's what I mean. Iyan palang pinagawa ni Dad kahapon nung sinabi ko nung umaga na ipapakilala ko ang kasintahan ko. Mahal mo ba ako? Tanong ni Zoo. It's pure silver, sagot ni Vincent at nilagay ang bracelet sa rest ng kasintahan. Napaawang ang bibig ni Zoo at inilay ang papulsuhan. Mahal yan. Ayokong suotin. Vincent chuckled at her reaction. Binigay sa iyo ito ni Dad, kaya dapat mo suotin ito. Gusto mo bang sumama ang loob ni Dad? Look, meron din ako niyan. Kinuha ni Vincent ang isang silver bracelet sa bulsa. May nakasulat din doon na letrang VHA. Anong meaning ng H? Tanong ni Zoo na tinurang letrang iyon. Middle name ko, Hermosa. Hermosa? Teka, ano-ano mo si Ma'am Hermosa? Nagtatakang tanong ni Zoo. Tita ko siya. Siyang nagpapasok sa akin sa pinagtatrabahuan niya.
Walang gusto dahil isa akong arparas. May sarili kaming mga kumpanya. At madalas tinatanong sa akin na, bakit hindi ka mag-manage sa kumpanya nyo? O magtrabaho? Ani Vincent na kinuha ang rest ni Zoo at inilagay yung mismong bracelet nito sa kanya. Anong sinagot mo? Teka, bakit nilagay mong sayo? Kunot ang noong tiningnan si Vincent ng kasintahan. Para alam nila na you belong to me and I belong to you. Banat ni Vincent nangingiti-ngiti. Nanlit ang mata ni Zoo at matalim na tiningnan si Vincent. Huwag mo akong biruin, mahal. Malakas na tumawa si Vincent at ninakawan niya si Zoo ng isang halik. Hinampas ni Zoo si Vincent sa dibdib. Namumula ang mukha nito na sabing, nasa taxi tayo. Ano ba? Hindi naman chismoso ang driver ko. Di ba, Dante? Tawag ni Vincent sa driver. Anong driver mo? Yes, Sir Alvarez. Nasa party ng trabaho ko ang hindi sabihin sa iba o kanino man kung anong pribado. Sagot ng driver na ngumiti ng malapad. Nasa edad 40 ng driver na may ilang hibla na ng puting buhok sa kulay brown nito. Si Dante ay hindi isang taxi driver. Driver ko siya at personal bodyguard na hinar ni mami upang bantayan ako. In case ma-hold up o kidnapin ako. Paliwanag ni Vincent. Unti-unting napuno ng pagunawa ang mukha ni Zoo. Pero bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Napakamot ng ulo si Vincent and he looked guilty. Nakalimutan ko. Sorry, mahal. Madami ka ng sorry. Totoo ba iyan? Inangatan ni Zoo ng dalawang kilay si Vincent at hindi natutuwa ang ekspresyon ng nasa mukha niya. Vincent cupped her face and kissed her forehead. I mean it. Really mean it, mahal. Hindi ko gagawin na magsinungaling pa sa'yo. Zoo pouted. Promise it? Isang malaking ngiti ang nasa labi ni Vincent. Promise. Malungkot si Zoo ng dalawang araw na walang kasintahan dahil may workshop at meeting sa Singapore na dinalawa nito kasama ang head supervisor nila sa technician. Miss na miss niya na si Vincent na ang video call ay hindi sapat. She wants his hug and his presence. Hindi niya inaasahan na bumisita ang ina ni Vincent isang araw. Pumasok ito sa office ni Ma'am Hermosa na kapatid nito. Sis, why are you here? Tanong ni Ma'am Hermosa. I'm here for my son's fiance. Pwede bang iwan muna kami pansamantala? Sure. Let me take my drink. Sang-ayon ang boss ni Zoo at umalis kagad ito pagkakuha sa milk tea. Good morning po. Tumayo si Zoo at binating ina ng kasintahan. Ayoko magpaligoy-ligoy pa. Hindi kita gusto sa anak ko. How much do you want upang layuan mong anak ko? Name it. Iyon naman ang dahilan bakit gusto mong pakasalan ng anak ko. Sa pera. Kumuha ng isang check si Evelyn. Name your price. Walang presyong pagmamahal ko kay Vincent, Miss Alvarez. Hindi dahil sa pera bakit minahal ko ang anak niyo po. Mahal ko siya. Dahil mahal ko siya. Sagot ni Zoo. She was disappointed that the mother of the man she loved would assume she was after his money. Nangiinis ang tawa ng babae sa kanya. Oh, stop such bullshit. Let's be practical here, Miss Sandoval. Kung akala mo may makukuha ka kung kasal na kayong anak ko, you are wrong. She won't have nothing if you choose to marry with our family. Mas mabuting tanggapin mo nang inaalok ko sa'yo. 5 million? 10? 20? 100? 200? Half a billion? Name it. Kahit ibigay mo pang mundo sa akin, Mrs. Alvarez, hindi-hindi ko ipagpapalit si Vincent. Zoo said firmly as she looked into her eyes. Nakita ni Zoo ang galit sa mga mata ng babae at masama siyang tiningnan. Then I will make you feel what regret is. Banta nito. Sasabihin ko kay Vincent ang sinabi mo. Banta rin ni Zoo sa seryosong mukha, matching her. Good luck. If my son will believe you, he will love you. But he believes me more than you. Kasintahan ka lang niya at ina niya ako. Takangising sabi ni Evelyn at bahagyang lumapit kay Zoo na hindi nagpatinag at tumayo ng nakataas ang noo sa harapan ng babae. Tama ka. Pero isang bagay ka nagkakamali. I respect you as my fiancé's mother.
But I don't fear you. Sagot ni Zoo. At ang malakas na sampal ang dumampi sa kanang pisngi niya. Her head turned at the left and felt the hot pain in her cheek. Isa ka lang do ka. Inampo ng isang pamilya. You're nothing, Zoo. But someone who didn't deserve my son. Umalis ang ina ni Vincent. At nakatitig lang si Zoo sa nakasiradong pintuan. Hinaplos niya ang kanang pisngi at bumuga ng hangin sa nararamdamang inis. Kung hindi ina ni Vincent ang babae ay baka napatulan niya na ito. But out of respect, pinigilan niya ang sarili. Kahit gusto niya sabihin kay Vincent ang nangyari sa pagitan niya at ng ina nito ay pinili niyang ilihim na lang. Ayaw niya ng gulo at isa pa ay natatakot siya sa katotohanan na baka ang ina nito ang paniwalaan kaysa sa kanya. She was not ready to face the truth of his reaction. Ayaw niyang masaktan kung hindi ang expectation niya ang magiging resulta. Hindi maayos ang pagtrato ng ina ni Vincent kay Zoo, ngunit hindi niya masabi sa asawa. After their marriage a month ago, Vincent's mother made her words true that Zoo will regret to be part of the family. Mabait ang kapatid ni Vincent sa kanya, ngunit napapansin niya ang kakaibang tingin nito sa kanya, lalo ng paghaplos nito sa kanyang likuran kapag yumakap ito sa kanya. Kung si Vincent ang humplos sa kanya, kahit sa ang party ay mas komportable siya, ngunit pagdating sa kuya nito ay nakakaramdam siya ng takot na hindi niya ma-explain sa sarili kung bakit. Nang ma-accident ang ama ni Vincent dahil binangga ng lasing na truck ang sinasakyan nito, pinunta nito ni Zoo ang ama nito dahil sa sobrang pag-alala nang malaman niya na nabali ang kanang paan nito at nagpapahinga sa bahay upang gumaling ng tuluyan. Hindi siya nasama ni Vincent dahil nasa field duty ito sa araw na iyon. Nang makumusta ni Zoo si Sebastian at maayos na ito, walang malalang pinsalang natamo maliban sa kanang binti na injury. Naggagaling din ay nakaramdam si Zoo ng kaginhawaan. Nang lumabas si Zoo sa kwarto ng ama ni Vincent ay hindi niya inaasahan na makikita si Limwell. Zoo, sandali. Uwi ka na ba agad? Habol ni Limwell sa kanya. Oo, sagot ka agad ni Zoo na dumidistansya sa lalaki. Bago ka umuwi, sabi ni Vincent, mahilig ka sa art, baka gusto mo makita ang art gallery ng pamilya namin. Hindi naman ako magtatagal. May isang painting din doon na nagawa ni Vincent. Baka gusto mo makita. Anilimwell na sumabay sa lakan ni Zoo. May painting si Vincent na ginawa? Hindi makapaniwala niyang sabi. Oo, hindi ba niya nasabi sa'yo? Dito ang gallery. Turo ni Limwell. Sumunod si Zoo dahil sa interest na makita ang ginawa ng kasintahan. Hindi. Nakalimutan niya siguro. Binuksan ni Limwell ang gallery kung saan may mga paintings na nakasabit. Nilibot ni Zoo ang tingin sa paligid, kamangaan na nasa mukha niya. Tinuro ni Limwell ang isang painting ng dagat at isang boat na nasa gitnaing sunset. She was appreciating the art when suddenly, niyakap siya ni Limwell sa likuran at sabing, "Do you like it?" Sinubukan niyang umalis sa yakap nito, ngunit hinigpitan nitong pagkakayakap sa kanya. "Bitawan mo ako!" Malakas na sabi ni Zoo. Pilit na kumakawala ngunit malakas ng lalaki. A disgust she felt when his hand went to her breast. And he said, "Zoo, alam ko naman na gusto mo rin ito. Don't worry, hindi malalaman ni Vincent ang gagawin natin. Baliw ka upang isipin mo yan. Bitawan mo ako! Bitaw!" Malakas na sabi ni Zoo. Pilit na kumakawala, but Limwell pinned her on the wall at pinaharap. Pandidiri at takot ang nasa mukha ni Zoo. Kahit anong sigaw niya, ay pilit siyang hinahali ng lalaki. Nasira ang office dress na suot niya sa ginawa nito. At pilit pa rin lumalaban si Zoo hanggang nagsisigaw upang may makarinig sa kanya. Sinubukan niyang tuhurin si Limwell pero napansin niyo ng lalaki at inipit ang kanyang binti gamit ang binti nito habang hinahalikan ng lalaki ang leeg niya pababa sa kanyang dibdib. Ang kamay nito ay nasa bibig niya to stop her from shouting. Lumandas ang luwas sa mga mata ni Zoo. Ngunit hindi siya nawala ng pag-asang makawala sa posisyon ngayon. Nahawakan niyang gunting na nakalagay sa isang furniture at sinaksak niya ito sa dibdib. Bumagsak ang lalaki. Napuupo si Zoo, nanginginig at umiiyak. Nakatitig sa kamay niya na duguan. She had killed someone. Isang sigaw mula kay Evelyn. "You killed my son!" Parang kay bilis nang nangyari. Kinuha siya ng pulis kahit sinabihan niya na self-defense lang ang nangyari. Hindi niya sinasadya ang nangyari.
dahil balak siyang halayin ito. Ngunit walang naniwala kay Zoo. Kinulong siya ng ina ni Vincent. Si Sebastian ay puno ng galit sa kanya dahil pinatay niyang panganay nito. Wala na isang nakinig, kahit ang taong mahal niya. Bakit nagawa mong patay ng kapatid ko, Zoo? Bakit? Puno ng pigating sabi ni Vincent habang umiiyak ito. Zoo, kapatid ko iyon. My only brother. Why you take him away? Naging mabuti siya sa iyo, bakit? Hinawakan ni Zoo ang kamay nito na nasa bar. Ngunit inilayo ni Vincent ang kamay. Mahal, hindi ko sinasadya iyon. Gusto akong gasahin ang kapatid. Stop lying. Nakita ni Mami paano mo pinatay si Kuya. Dahil natatakot kang sabihin ni Kuya ang ginagawa niyong pakikipagtalik. Sigaw ni Vincent. My mom heard everything. Hindi ko alam na pinagtataksilan mo ako, Zoo. Kaya pala'y gustong-gusto mong pumarito dahil sa ginagawa mong pagpipilit kay Kuya na makipagtalik sa'yo. When Kuya wanted to tell the truth, you killed him. Umiling si Zoo na umiiyak. Nagkakamili ka. Hindi totoo iyon. Hindi totoo iyon. Mahal, maniwala ka sa akin. Pakinggan mo ako, mahal. Nandidira ako sa iyo, Zoo. At kinasusuklaman kita sa ginawa mo. Hindi ako makikinig sa kasinungalingan mo. Nagsisisi ako na pinili kita at minahal. Anas ni Vincent. At iniwan si Zoo na nagmamakaaw makinig sa kanya. Kahit ang mga kaibigan niyang tinuring ay bumaliktad sa kanya. She was alone. She was sued for murdering. And when her parents know what had happened, they went for her. Her parents cried over her situation. And they promised Zoo that she'll get out and clean her name. Ang magulang niya ang naniwala sa kanya. And Zoo was in depressed state and lose hope that the truth will come out. Nalaman din ni Zoo na buntis siya. 1 month na nang 2 linggo na siya sa kulungan. Nang hinimatay siya at sinugod sa clinic. Hindi alam ni Zoo anong gagawin sa dinadala niya. Ayaw niyang lumaki ang bata ng inay, labeled as murderer. Hindi niya masabi sa magulang pagbubuntis niya, ngunit nang lumaki ang tiyangay, nalaman ng magulang niyang katotohanan. Nandun ang magulang ni Zoo sa panahon na akala niya ay wala na siyang masasandalan pa. Sa ulay, napawalang sala si Zoo kung hindi dahil kay William. At sa galing nito ay habang buhay niya siyang makukulong. Nang malaman noon ni Vincent na buntis si Zoo, ang iniisip niya na anak iyon ng kuya niya. Ngunit isang buwan at ilang days na itong buntis na nagbigay ng malaking question kay Vincent. Iyon ang sabi ng kakilala niyang pulis sa loob. Nang mapawalang sala si Zoo at malaman ni Vincent ang paliwanag ng lawyer nito at ng husgado, napagtanto ni Vincent na malayo yun sa sinabi ng kanyang ina. Nagugulan siya kung ano bang tama sa hindi. Kinunta niya si Zoo sa kulungan upang kausapin ito. May isang bagay siyang nais na tanong sa dating asawa. Ngunit pagdating niya roon ay wala ng babae. Balak yung ipa-DNA test ang pinagdadalang tao nito kapag lumabas ng bata upang malaman ang katotohanan. Pumunta siya sa lugar ng magulang ni Zoo upang makausap ito, ngunit wala na roon nakatira ang magulang ni Zoo at walang nakakaalam kung nasaan nang lumipat ang mga ito. Hinanap niya si Zoo ngunit hindi niya ito nahanap. 5 taon ang lumipas. Pumunta si Vincent sa Batangas upang magbakasyon. Sa loob ng 8 taon ay ang oras niya ay nakatuon sa pagpapatakbo ng kumpanya na dapat ang kuya niyang mga ngasiwa. Pumunta siya sa market upang bumili ng sariwang isda at palabas na siya nang mamili siya ng nadaanan. Ang akala niyang iskinita ay papunta sa parking kung saan niya iniwan ang narantahang sasakyan. Ngunit hindi niya inaasahan na mapapahamak ang buhay niya nang may 2 lalaking naroroon. Dumapit sa kanya na may hawak ng patalim. Balak niyang tumakbo ngunit may isa pang lalaki sa likuran niya. Akin ang pera mo. Kaagad na sabi ng may katadaang lalaki na may malaking peklat na sugat sa pisngi pataas malapit sa kanang mata. May hawak itong patalim tulad ng 3. Alam ni Vincent kung lalabas siya ay ang buhay niyang kapalit. Akala niya ay katapusan niya na sa mga oras na iyon. Ngunit hindi niya inasahan na darating ang 3 bata. Anong ginagawa niyo? Sabi ng isa sa mga triplet. Nang makita ng 3 magnanakaw ang mga batay, biglang nagsitakbuhan. Sa takot ang mga ito na pinagkakatakahan ni Vincent. Pet was grateful for the 3. Huwag po kayong dumaan dito kung ayaw niyong mapahamak. Sagot ng isa sa mga bata sa kanya. At umalis ang mga ito. Sandali lang. Habol na sabi ni Vincent, nararoon pa rin ang gulat nito sa nangyari. At ang kaguluhan sa isipan
bakit maghawig sila ng mabata noong bata pa siya. Napunta ang isipan niya kay Zoo. Ngunit malabong mga anak ito ng dating asawa. Huminto ang tatlong bata at tumingin sa kanya. Hindi mo na kami kailangan pang pasalamatan, sabi ng isa sa mga bata sa kanya. Lumapit si Vincent at sabing, kailangan. Iniligtas niyo yung buhay ko. Nasa ng magulang niyo, pasasalamatan ko. Tumingin ang mga bata sa isa't isa at umiling. Hindi na po kailangan, sabayling at sabi ng tatlo. Ayaw namin magalit si mama, sagot ng isa na medyo mahiyain. Umiling ang isa sa nagsalita. Hindi mo dapat sinabi iyan, Louie. Hindi naman kasi alam ni mama ang ginagawa natin, wika nito. Pero dapat hindi mo sinabi sa kanya, anin ang isang bata na tumingin kay Vincent. Hindi naman niya sasabihin kasi hindi naman niya kilala si mama, dahilan ng Louie. Oo, paano ko masasabi kung hindi ko kilala ang ina niyo? Tsaka ang babata niyo pa, delikadong ginawa niyo, sabat ni Vincent na may pag-aalala sa mga ito. Nasaan bang ama niyo? Tumingin na tatlo sa isa't isa. Isang sumagot sa kanila. Wala kaming ama. Hindi namin alam kasi ayaw sabihin ni mama. Napakunot ang noon ni Vincent. Bakit naman? Ewan, sagot ng tatlo. Basta yun ang sabi ni mama, kaya mahal namin siya, kaya intindi namin siya, sagot ni Louie. Opo, kahit mahirap man kami, masaya naman kami, dagdag ng isa sa triplet. Pero ginagawa namin ito dahil ayaw namin si hindi mabait. Kung di sa amin, di ka po maliligtas. Anong mga pangalan niyo? Tanong ni Vincent, natutuwa sa mga sinasabi ng mga maliliit na bata. Hindi niya alam bakit naging siga ang mga ito. Ang babata pa. Liam, sagot ang bata na sumagot kanina at tinuro ang katabi na mahiyaing tingnan. Luis, ang kasunod sa akin, si Lico. Turo nito sa batang tahimik pero nangingilatis ang tingin kay Vincent. Ako nga pala si Vincent, pagpapakilala niya sa mga bata. Okay, pwede na ba kami umalis? Tanong nung Liam sa kanya. Kung hindi kayo nagmamadali, gusto ko sana kayong pakainin bilang pasasalamat sa ginawa niyo sa akin. Hindi maipaliwanag ni Vincent bakit sobrang gaan ng pakiramdam niya sa mga bata. Nagkatinginan ang tatlo sa isa't isa. Umiling si Liam. But it was Lake Horizon. Hindi pa tayo nakakain ng agahan. Gutom na ako. Ako din eh. Gutom na rin, sabi ni Luis na hinawakan ng tiyan. Huwag kayong mag-alala. Hindi ako masamang tao. Gusto ko lang magpasalamat, nakangiting sabi ni Vincent. Alam namin, sasang-ayon kami pero bawal kami kumain ng peanut, sabi ni Liam. Bahagyang nagulat si Vincent. Naalala niya si Zoe na may allergy sa peanut. Pero imposible ang naisip niya na mga anak ito ng dating asawa. Pumunta sila sa isang karinderya na malapit. Nais niya sa isang restaurant pero ayon ng mga bata. Nag-order siya ng masarap na pagkain sa mga bata. Natuwang-tuwa at enjoy sa pagkain. Ngayon lang ako nakakain ng ganito, tuwing sabi ni Luis na enjoy sa pagkain ng beefsteak. Sinamaan ang tingin ni Liam si Luis na dahilan na itinutup ni Luis ang kamay sa bibig na atilabay. May nasabi si Luis na hindi dapat sabihin. Huwag ka nga maging perpekto, Liam. Paano naman natin makakain ng ganito? Hindi afford ni mama at ni lolo ang ganito, saway ni Lico na sinuliapan si Vincent na tahimik nakikinig at kumakain. Vincent, hindi madali ang buhay maging mahirap, pero masaya. Aniliko sa kanya na ikinatigil niya sa pagkain at tumango. Sangayon ako sa sinabi mo. Ani Vincent, kung nandito ang ama niyo, magiging maayos bang buhay niyo at masaya? Nagkatinginan ang tatlo at umiling. Si Liko ang sumagot uli. Lalong mahirap, baka tulad ni Papa Amer na laging lasingat. Ang ina niyang nagtatrabaho samantalang naging pabigat ang ama nito. Baka ganun ang dahilan bakit ayaw ni mama pag-usapan si papa. Siguro ay pabigat si papa. Kaya kami ayaw namin pabigat kay mama. Ganun nga po, Vincent. Kahit paano, nagbibigay kami kay mama ng pera pero sinasabi namin binigay. Ayaw ni mama na nagtatrabaho kami pati ni lolo. Pero hindi sa patrabaho ni mama at ni lolo dito. Mahirap dito magtrabaho po, dagdag ni Luis. Nagkwentuhan ng tatlo kay Vincent tungkol sa buhay ng mga bata. Hindi sila nagre-reklamo.
bagos na intindihan nila ang sitwasyon na bihira sa mga bata na mag-isip ng ganun. Nang matapos sila kumain ay, balak bilan ng grocery ni Vincent ang mga bata pero tumanggi ang mga ito. Nang dumaan sila sa Jollibee, ay tutok ang mga bata sa loob. Kaya napatanong si Vincent, gusto niyo pumasok sa loob? Bili tayo ng fried chicken at burger at fries para sa inyo. Gusto namin ng burger. Tuwang sabi ng mga bata. Pero lumungkot ang mga mukha ng mga ito. Pero kailangan na po namin pumunta kay Lola Tasha. Sa susunod na lang po, paalam ni Liam sa kanya. Bukas kaya, bibilan ko kayo. Suwesyo ni Vincent sa kanila. Tahimik na nakatanaw si Sue sa dagat habang umaandar ang barkong sinasakyan niya. Papunta siya sa Mindoro dahil kasal ang pinsan niyang si Edith na naging isa sa matalik niya rin kaibigan. Nang lumipat sila sa dating tirahan ng ama niya na kubukup sa kanya upang doon sila manirahan. Malayo sa lahat ng masalimuot na nangyari kay Sue at nais na tumakapunta siya kasamang dalawa pa nilang mga kaibigan, si Ivory at Candice, na pinsan niya rin sa side ng ama. Sa limang taon na ay kumayad si Sue habang nagdadalang tao, lalo pa ay may sakit sa pusong ina niya na kailangan may gamot na tinitake na hindi sapat ang trabaho bilang isang guro ng kanyang ama. Hanggang sa mga anak siya ay panibagong pagsubok ang dumating sa kanya nang mawala ang ina niya dahil sa sakit. 2 taon pa lamang ang triplets niya na hindi niya inaasahan na biyaya. Dahil sa pagkawala ng ina niya ay tila nawala ng pag-asa sa Sue na babuhay na walang babaeng tinuring niyang ina at tinuring siyang anak. Kung hindi dahil sa ama niya na laging sinasabi sa kanya na mayroon pang mga anak niya at kailangan niya ito. Isa pa ay malaki ang tulong ni William sa pamilya niya nang dahil dito ay na-release siya sa kulungan at tumulong sa kanya noong mga panahon na naghihirap siya at sa panahon na she was mourning over mother's death. Parang naging ama ng 3 niyang anak si William. Ngunit kahit sa loob ng 5 taon ay patuloy pa rin si William sa kaso ni Sue to find justice for Sue's case of her ex-husband's brother death. Kahit ayaw na ni Sue gawin iyon ni William, ay gusto ng lalaki na tuloy ang malinis ang pangalan niya. Napapalapit na rin ang loob ni Sue kay William, ngunit hindi niya pa rin kayang buksan ang puso na magmahal ulit after what she had went through. Natatakot na siyang magbahalat sa huli ay masaktan siya tulad ng ginawa ni Vincent sa kanya. Hindi ito naniwala sa kanya at higit sa lahat. Sinisi pa siya ng taong pinakamamahal at binintangan sa isang bagay na hindi niya gustong gawin. Kung saan siya pa ang nasaktan at muntikan ng mahalay ng kapatid nito. It was all self-defense, but what hurt her was her husband seeing her like a murderer and the eyes of unforgiveness on him. Gone was the love she had thought enough for him to believe her. Ngunit hindi man lamang siya pinakinggan ito. Kinayumiso ang mga kamay at huminga ng malalim. Ayaw niya nang maalala pang noon na sasaktan siya sa tuwing maalala ang lalaki. Mama! Tuwang tawag ng 3 anak niya sa kanya kaya napabalik siya sa wisto. Hindi niya na kailangan paalalahanin ang noon, ang mahalaga, ang mga anak niya. Napatingin si Sue sa tinuro ng anak. Nasa terrace sila ng barko. May ilan ding taong naroroon, watching the view as the ship sailed to the ocean. Ang anak niyang si Ligo ay kumakain ng banana chips na bigay ng kanyang ama na umalis sandali upang bilhan ang 2 sa mga triplet. Sa dikalayuan ay papunta si Vincent sa terrace ng barko. May katawag siya sa phone. Hindi niya balak umuwi. Hindi pa tapos ang vacation niya ngunit may problema sa investors niya sa Romblon kaya kailangan niya pumunta roon. Find a hotel for me to stay for a week. Utos niya sa kanyang sekretary. As soon as possible. Kapag nakadaong ng barko. Tell Mr. Chen that everything will be fine and I'll be the one handling the situation. Okay? Binaba niya ang phone at ilang hakbang ang layo niya sa railings ng terrace. Napatigil siya sa nakatalikod na babae na may kasamang 3 triplet. Bigla niyang naisip na baka ang 3 batang iyong nagligtas sa kanya. Hindi niya maipaliwanag ang lapit ng loob niya sa mga bata kahit isang araw ay na-miss niya ang mga ito. Ngunit huminto ang tingin niya sa babae na kasamang ng 3 batang nakatalikod. Napakunot ang noo niya dahil sa figura ng babae, taas at sa buhok, naalala niya si Sue. And his heart ached for missing the woman that she should not feel missing her after what she had done to her brother. Pero hindi niya maipaliwanag ang pangungulila niya at ang pakiramdam ng pagsisisi na hindi niya maipaliwanag.
May bahagi sa kanya naniniwala kay Zoo, ngunit nahihirapan siyang paniwalaan din ito. He had lost his brother. Saktong humarap si Zoo upang samahan si Liko na magpunta sa comfort room, ngunit napatigil ang tingin niya sa di kalayuan. Napatigil siya sa paghinga sandali. Sa loob ng 5 taon, hindi niya inasahan na makikita uli niya ang dating taong minahal niya. Hindi mapakali si Zoo nang hindi niya inasahan na makita ang lalaki nakatayo ng ilang metro ang layo sa kanya. Mama, ayos ka lang po ba? Untag ng isa niyang anak na si Liko na 5 taon at hinawakan ang kanyang kamay. Kumunot ang noon ng isa pang anak ni Zoo na si Liam na 5 taon din na tumingin sa kung saan nakatingin ng ina na animoy. Nagulat ng makitang lalaki. Samantalang isa pang anak ni Zoo na 3 sa triplet na si Luis na nakatingin sa dagat, hindi wari ang naging reaksyon ng ina o nangyayari. Pakiramdam ni Zoo sa oras na iyon ay pumapaikot ang sikmura niya at hindi niya alam kung anong gagawin sa mga oras na iyon. Sa mga oras din iyon ay hindi rin inaasahan ni Vincent na makikita ang dating asawa. After 5 years, tila'y tumigil ang mundo niya sa mga oras na iyon at gulat na makita ang 3 batang kahawig niya nang bata pa siya. Iyon ang 3 batang nagligtas sa kanya noon nang ninakawan siya. Ang 3 sigang bata sa kalye ay ang anak ng dating asawa na lalo niyang ikinagulat ng sobra sa isipan na maaari niyang anak ang mga iyon. Malalaki ang hakbang ni Vincent na lumapit sa gawain ni Zoo na hindi malis ang tingin sa kanya. Kita niyang gulat sa maganda nitong mukha. Nais niyang hatakin papalapit ang dating asawa at yakapin nito. Pinigilan ni Vincent ang sarili. Huminto siya sa harapan ng dating asawa. Zoo, it's been a long time. Sabi niya kay Zoo na napalunok at iniwas ang tingin sa kanya. Vincent! Nasabi ni Liam na umiti sa kanya. Nangingitian niya rin. Hindi niya inaasahan na makikita muli ang 3 bata after they had saved him from the thief. Lumingon si Liko at isang ngiti ang sumilay sa mukha nito na lumapit kay Vincent. Nandito ka din pala! Tuwang sabi ni Liko. Nagtataka naman na tinignan ni Zoo ang mga anak sa naging reaksyon. Niyakap ni Luis si Vincent at niyakap din ito pabalik. Lalong naguguluhan si Zoo sa nangyayari kung bakit ganun bigla kalapit at katuwa ang mga anak na makitang lalaki, ang tunay nilang ama. Lumapit si Liam at Liko sa lalaki. Vincent, hindi namin inaasahan na nandito ka pala. Ani Liam na mas lalong lumaki ang ngiti. Nangako ka na bibigyan mo kami ng burger. Hindi ko nakakalimutan iyon. Ginulo ni Vincent ang buhok ng bata. Balak niyang bilhan ng mga ito ng pinangako yung burger. Dahil hindi pa sila nakakain niyon. Dahil mahirap lang sila. At ang inang kumakayod sa kanila upang mabuhay. May burger dito na binibenta. Ililibre ko kayo. Tuwang sabi ni Vincent. Kita niyang tuwa sa 3 mga bata. Kaya siguro ang lapit ng loob niya sa mga ito ay dahil anak niya ang mga ito. Lalo pa ay kamukha sila nung bata siya. Hindi pwede. Salita ni Zoo nang pinalayo ang mga anak kay Vincent. Hindi mo sila maaring ilibre. Hindi ka nila kilala. Mama, kilala po namin si Vincent. Iniligtas. Napatigil sa pagsasalita si Liko at tinutup ni Liam ang bibig nito at umiling. Anong iniligtas? Nagtatakang sabi ni Zoo na tinignan ang 3 anak. Magpaliwanag kayo sa akin. Pinandilatan ni Zoo ng mata ang mga anak. Mag-usap muna tayo, Zoo. Sabat ni Vincent na lumapit sa kanya. Hindi na kailangan natin mag-usap. Tanggi ni Zoo na may hinanakit sa boses. Akala niya ay mapapatawad niya si Vincent sa ginawa nito sa kanya noon. Ngunit kahit kailanman ang sugat na akala naghilom ay hindi pala tuluyang naghilom. Naroroon at naroroon pa rin ang sakit. Kailangan natin mag-usap. Gusto mo bang pagtinginan pa tayo ng mga tao dito? Puna ni Vincent. Ngayon lang napansin ni Zoo ang mga mata na nakatutok sa gawin nila. Pati ang pinsan niya ay nakatingin at nakatitig sa bagitan niya at sa lalaki. Huminga siya ng malalim at tumingin kay Rica. Bantayan mo muna ang mga anak ko, Rica. Kaagad na tumango si Rica. Nagprotesta ang mga bata na nais nilang sumama. Ngunit pinadilatan ulit ng mata ni Zoo ang mga ito at nakayokong nanatili sa pinsan niya. Pumunta sila ni Vincent sa dikalayuan, malayo sa mga mata at tenga ng mga tao. Ano pang pag-usapan natin? Tungkol ba ito sa kapatid mo?
Balak mong ipaglaban uling Kaso at Ma. Tell me the truth. Mga anak ko ba sila? Pagpuputo ni Vincent sa kanya. Hindi. Tanggi ni Zoo. Baka kunin pa ito ni Vincent sa kanya. She rather lie. I don't believe you, Zoeline. And I could prove it that you lie. Malalaman at malalaman ko rin katotohanan. Kahit anong tanggi mo. Seryosong sabi ni Vincent na tinitigan siya sa kanyang mga mata. Kahit na magsinungaling pa siya, hindi naman may itatago ang katotohanan. Ngunit ayaw niyang pati ang tatlong taong nagbigay ng pag-asa sa kanya ay kukunin pa ng tunay nilang ama. Takot at pangambang na mutawil sa kanya sa mga oras na iyon. Biglang uminit ang gilid ng kanyang mga mata at nilunok ang bigig sa kanyang lalamunan. Hindi niya hayaan, pati ang mga anak niya ay kukunin ito. Sabihin mo na lang ang totoo na anak ko sila. May halong pakiusap sa boses nito. Oo, anak mo sila. Pero hindi ko hayaang kunin mo sila sa akin. Ako ang nagluwal sa kanila. Ako ang nagdesisyon na palakihin sila. At wala ka ng parte sa buhay nila. Anizo, kinukurap ang mga mata upang maalis ang nagbabalak na luwa sa kanyang mga mata. Isabay, hindi ka nila kailangan. Totoo nga ang anak ni Vincent, ang tatlong bata, that made him happy na totoo ang kutob niya. May karapatan din ako bilang ama nila. Paliwanag ni Vincent. Kita niya ang galit sa mata ng dating asawa, glaring at him. Ano amang sinasabi mo, Vincent? Hindi ka naging ama. Ni ayaw mo nga na maniwala noon. Nabuntis ako at ikaw ang ama. Tapos sasabihin mo na ama ka nila at may karapatan ka? Sarcastic kong napatawa si Zoo, naluluha ang mga mata. Nakalimutan mo ata noon na pinagbintangan mo ako may karelasyon sa kapatid mo at dinalang tao ko ang mga anak ng kapatid mo. Hindi ba? At ngayon, gusto mong magkaroon ng karapatan? Wala kang karapatan sa kanila. Hindi nakapagsalita si Vincent. A guilt was inside him, and Sue's words was right. Hindi siya naniwala sa asawa, kahit anong pilit na sinabi nito na hindi niya sinasadyang mapatay ang kanyang kapatid, dahil balak nitong gasain siya. She was protecting herself. It was a realization of reasoning that he didn't want to entertain. Dahil alam niyang mali siya. Ngayon nakita niya muli ang asawa. After 5 years, 5 taon siyang nagtatanong sa sarili kung tama bang ginawa niya na kahit sobrang mahal niyang asawa, ang galit sa ginawa nito ay nanaig sa kanya kahit maaring totoo ang sinasabi nito. Binaliwala niya. The pain in Sue's eyes hurt Vincent like a knife stabbing his heart. Nais niyang yakapin ito. Pahirin ang luhang kumawala sa mukha niya ngunit niya siya sa sarili. Hindi ka makapagsalita dahil tama ako. Hindi na natin kailangan pang pag-usap at ayaw ko nang makita uling pagmumukha mo. I regretted that I fall in love to you. Malamig na sabi ni Zoo at pinahid ang mga luwas sa mga mata. Hindi niya alam bakit siya lumuluha. Kusa na lang nahulog ang mga iyon at naroon pa rin sa kanya ang sama ng loob. Sakit at galit, lalo na sa dating asawa. Seeing him brought back the pain in her heart she didn't want to feel again. Tumalikod siya at iniwan si Vincent na nakatayo lang. Walang may salita at bumalik siya sa mga anak niya na naghihintay sa kanya. Mama, nasa na po si Vincent? Tanong kaagad ng tatlong mga bata, expecting him to be with her. Ayokong lumapit kayo sa lalaking iyon. Tara na, bumalik na tayo sa room natin. Sabi ni Zoe na sinubukang umiti ngunit nahihirapan siya. Nais niyang mapag-isa at mag-isip sa nangyari kanina. Ngunit ayaw niyang lumapit uli si Vincent sa mga anak niya. Hindi niya hayaang lumapit ang mga loob nito sa lalaki at kunin ang mga anak sa kanya. Kung mangyayari iyon, hindi niya alam paano mabuhay without her 3 beans of hope. Edith looked at Sue with questioning eyes bago sa mga anak niya. Tamang mama niyo, huwag magtiwala sa estranghero. Pero aangal ang tatlong bulilit, pero putol yun ni Zoe na sabing, tabang tita edit niyo, huwag na magrason pa. Tumingin ang tatlong mga bata sa isa't isa na malungkot ang mukha at tumango. Nang dumating si William ay nawalang lungkot sa mga bata at nagkwentuhan ang mga ito kay William. Sa di kalayuan ay nakamasid si Vincent sa kanyang dating asawa at ng kanyang mga anak, seeing them with another man. At mas close ang mga anak niya sa lawyer noon ni Zoo ay nakaramdam siya ng pagsiselos
Kahit nais niyang lapitan ang mga anak ay hindi niya magawa. Remembering Sue's words, hurt him of the truth. Nagkamali nga siya. Nais niyang malaman ang katotohanan sa nangyari. At nais niyang marinig ang buong nangyari mula kay Sue. Hindi niya mapapatawad ang kuya niya sa ginawa nito. What more his brother did to her, he should have believed her. Trust her then, what his mother claimed and accused. Sa mga oras na iyon, lalong bumibigat ang nararamdaman ni Vincent na pagsisisi. Kaagad siyang naniwala sa ina na hindi man lamang pinakinggan ang dating asawa. Si Vincent ba iyon na dating asawa mo? Ang sinasabi ng mga anak mo? Tanong ni William nang mapag-isa sila sa mesa nang matapos sila kumain. Nakatingin lamang si Sue sa hawak na tubig at sabi, "Oo, hindi ko inaasahan, kilala ng mga anak ko ang ama nila." Nagulat din ako kanina nang makita si Vincent. William rubbed his chin, staring intently at Sue. "Alam ba niyo na anak niyang tatlong iyon?" Upinaniwalaan na anak iyon na walang hiya niyang kapatid. Napatingin si Sue sa lalaki. May concern sa mga mata nito. Alam niyang malapit ang loob ni William sa mga anak at napamahal na ito sa mga bata. Alam niya ng anak niya ang mga bata. Tinanong niya ako kung anak niya. Magkamukha sila ng mga bata. Nang bata pa ito. No wonder he had asked that question. At kahit naman sino mapapasabi na kamukha ng mga anak ko ang ama nila. Sagot ni Zoom. "So, tinanggap mo uli siya para sa mga anak niyo?" May halong sakit sa boses ni William sa tanong niya iyon. "Wala siyang karapatan sa mga anak ko. At wala akong balak na maging ama niya after what he did. Kung bibigyan ko siya ng karapatan at sabihin ng mga anak ko, alam ko kukunin niya ang mga ito sa akin. At iyon ang huling bagay na mangyayari." Buong sabi ni Zoo. Our leaf was on William's face. "Pero hindi mo mitatago sa kanila ang katotohanan, Zoo." "Hindi nga, pero mas mabuting malaman nila na malaki na sila kung saan maintindihan nila ang dahilan kung bakit. Huwag na natin pag-usapan ang tugol sa lalaking iyon. Kumusta ang kaso? May eyewitness na ba?" Pag-iba niya ng usapan. "Hindi pa. Hindi natin pwede i-open uling ang kaso mo kung walang testigo upang malinis ng tuluyan ang pangalan mo. Pero huwag kang mag-alala. I'm working at it. And in God's way, He will set you from the truth." Hinawakan ni William ang kamay ni Zoom at ngumiti si Zoom na sabing, "Salamat, Will. Malaki ng utang na loob ko sa'yo." Marahang tumawa si William at sabing, "Huwag mo nang isipin iyon. I am here to help willingly. Remember, nandito ako para sa'yo." Kung maari lang ni Zoom na mahalin si William, ngunit ang puso niya'y nanatiling nakasirado. Wala pa sa isip niya ang magmahal muli. Pero baka isang araw, nais siyang magkaroon ng ama ang mga anak. And William fits nun that. Someday when she was ready to love again, lumabas si Zoe sa kwarto. Hindi siya makatulog kaya nagpa siya siyang magpahangin. Nasa teray siya ng barko. Bukas ay nasa Mindoro na sila. Walang taong naroroon sa mga oras na iyon. Tahimik na pinagmasdan niya ang karagatan. Habang ang hangin ay hindi marahas sa kanya. Nakasuot siya ng coat kaya hindi niya naramdaman ang lamig. Napalingon siya sa likuran nang marinig ang yabag na papalapit. Akala niya si William, ngunit hindi niya inaasahan na si Vincent iyon. Walang salita itong huminto, limang hakbang ang pagitan nila sa isa't isa. Hindi niya alam bakit naroroon ang lalaki at ayaw niyang makausap ito kaya akma na siyang alis nang magsalita ito. "Pwede ba tayo mag-usap, Zoo?" May pakiusap sa boses. "Wala na tayong pag-usapan pa, Vincent." Matigas na sabi ni Zoo at nagpatuloy sa paglakad, ngunit hinawakan ni Vincent ang braso niya. "Gusto kong humingi ng tawad noon. Alam kong hindi mo ako mapapatawad. Tatanggapin ko iyon. Ngunit gusto kong humingi ng tawad. At gusto ko itamang pagkakamali ko noon. Lalo na sa mga anak natin." Pakiusap ni Vincent. Tinanggal ni Zoe ang kamay ni Vincent sa braso. "Huli na para sa bagay na iyan. Pwede ba? Huwag mo nang guluhin ang maayos ang pamumuhay namin. Nawala ka. Hindi ka namin kailangan. Kailangan ako ng mga anak ko." Nangungulila sila sa kanilang ama, Zoe. "At alam kong naghihirap kayo. Ayokong mamuhay ang mga anak ko na salat sa buhay at maging siga sa kanto paglaki. I want a good life for them." Paliwanag ni Vincent. Nasaktan si Zoe sa sinabi nito ng parang sampal sa kanya na hindi niya kayang mabigyan ng buhay
mayroon ang ama nito. Pero hindi siya mananatili sa ganung posisyon. Balak niyang bumalik sa Manila at magtrabaho kapag malinis ng pangalan niya. Zuluk at Vincent with hatred. Andi inasabing, hindi magiging sigang mo anak ko o Tambay. I will never let that happen to them. Are you sure of that? Alam mo ba kung paano kami nagkita ng mga anak natin at iniligtas ng buhay ko? Wika ni Vincent. Hindi ako niniwala sa iyo. Anas ni Zoo. Tanungin mo ang mga anak natin. Paano nila ako iniligtas sa mga magnanakaw at muntikan ng masaksak? At takot ang ilang mga siga sa kanila. Hindi mo alam anong ginagawa ng mga anak natin. They are risking their life of what they are doing. Ani Vincent, may concern pero may proudness din sa boses sa sinabi. Nanlaki ang mga mata ni Zoo at kailangan niya makausap ang mga anak niya. Noon pa niya napapansin na may tinatagong mga ito sa kanya at ang sinabi ni Vincent ay maaring totoo. Mga bata lang sila, Vincent, at kahirap paniwalaan ang sinasabi mo. Iling ni Zoo. Ask them. I will. And Zoo turned around. At kung totoo man yun o hindi, I am not letting them do such a thing. Zoo, hindi ako titigil na mapatawad mo ako at maging ama sa mga anak ko. Habang nasabi ni Vincent sa kanya, umalis si Zoo nang isipan ay sa sinabi ni Vincent. Akala niya susundan siya ni Vincent, pero hindi. Kinaumagahan ay tinanong ni Zoo ang mga anak sa loob ng kanilang kwarto. Hindi niya pinalabas ang mga ito hanggang umiyak na umamin sa kanya. Halos mawalan siya ng malay si inamin nito. At pinapuntahan niya ang kanyang ama upang sabihin ang ginagawa ng anak na lingid sa kalaman nila. Hindi makapaniwala ang ama niya sa narinig. Hindi na natin hayaan ang mga batang umalis na hindi ako kasama. O ikaw, nak. Sabi ng kanyang ama, opo pa, yun ang mas makakabuti. Sang-ayon ni Zoo. Hindi rin inasahan ni Zoo na lalapitan siya ni Vincent pagkalabas sa loob ng cafeteria ng barko. Kasama ng mga anak niya si William sa loob ng cafeteria. Kasama si Edith at ang ama niya. Umalis siya upang kunin ang damit ni Luis na nalagyan ng sauce ang puting shirt. Iniwasan niya si Vincent pero sinundan pa rin siya ng lalaki. Pwede ba huwag mo akong sundan? Asik niya dito. Nalaman mo ng totoo? Natutuwang sabi ni Vincent. Oo, at pwede ba? Huwag kang sunod ng sunod sa akin. At ayaw kitang makita pa. Hindi mo ba naiintindihan ang sinabi ko noon? Umiling si Vincent na ikinainis ni Zoo. Hindi ko na ulitin pa iyon. Hindi na magbubago ang isip ko. Zoo, mahalaga ka sa akin at ang mga anak ko. Nakikiusap ako, please. Give me a chance to be their father. Hinawakan ni Vincent ang kamay ni Zoo upang tumigil siya sa paglakad. At naiinis siya kahit sa simpleng hawak lang nito sa kanya. Her heart was making its beat crazy. At ang sensasyon na ito lang ang nagbibigay sa kanya. Hinigpitan ni Vincent ang pagkakahawak sa kamay ni Zoo. Hindi na magbabago ang isip ko. Kahit anong gawin mo. Diing sabi ni Zoo. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Babawi ako. At nais kong makasama ang mga anak ko. Pangako ko sa iyo. Huwag kang mangako. Dahil hindi mo tinupad iyon noon. Pagpuputo ni Zoo na may sama ng loob. Hayaan mo na kami, Vincent. Pakiusap lang. Huwag mo nang guluhin ang buhay na meron ako. Ayoko nang maalala noon. Dahil sa tuwing nakikita kita, naalala kong pagkakamali ko na pinili kita at minahal. Huwag mong sabihin yan, Zoo. Iling ni Vincent na ang mga matay nasasaktan. Hindi ba yan din ang sinabi mo sa akin noon, Vincent? Nagsisisi ka na minahal mo ako at pinili? I just realized it. How right you are. Dahil sisingsisi ako noon, hindi lang ikaw. Wika ni Zoo nang umiti ng mapait habang inaalala ang sinabi ni Vincent noon sa kanya. She was hurt at his words before. But she was grateful having her family at the time when she thought she had no one. And William for helping her way out. Iniwas ni Vincent ang tingin kay Zoo. Ang mga kamay na hawak nito sa kanya'y nanginginig. I am sorry if I say that. Wala ko sa sarili noon. I lost my brother. I'm so hurt. I shouldn't say that. I am sorry for blaming you. Hindi mo lamang kita pinakinggan. Ako na asawa mong unang hindi naniwala sa'yo. At iyong pagkakamali ko noon. Kung pwede ko lang bumalik sa oras na iyon. At suntukin ka ang sarili ko.
pero hindi ko mabagong noon na nangyari na. Yumuko ang ulo ni Vincent. Binitawan nito ang kamay ni Zoe. Nagsisisi ako, Zoe. Nagkamali ako. At kasalanan ko kung bakit naghirap ka hanggang ngayon. You should be in this situation because of your own thing. I should have protected you and our children. Tumingin si Zoe na bahagyang nagulat na makitang umiiyak si Vincent. Nais siyang lapitan nito at yakapin, ngunit pinigilan niyang sarili. You can change everything. Tapos ng lahat. Hindi na mababago iyon, Vincent. Kahit umiyak ka man, wala na. Malamig na sabi ni Zoe at iniwan ang lalaki, at ang luhang pinipigilan niya ay umalpas. Noon, kailangan na kailangan niya si Vincent, but he let her down how many times she begged for him to believe. And no matter how he begged, hindi niya hayaan na bigyan ng pagkakataon ang lalaking nagwasak sa kanyang puso, pati ng kanyang kinabukasan. Sa tuwing magkikita sila ni Vincent, ay nakikiusap ito sa kanya, ngunit hindi niya hinayaan ang sariling sumang-ayon sa gusto dito. Papanag na sila sa barko, pansin ni Zuna, nagtitinginan ng mga anak sa isa't isa at tumitingin sa paligid. At pakiramdam niya ay may tinatago ang tatlo sa kanya. Pagkasakay nila sa taxi ay tinanong niya ang tatlo. Alam ko may inililihim kayo sa akin. Sabihin niyo na, sabi ni Zoe sa tatlo na nasa tabi niya. Si William ay hindi sumabay sa kanila dahil may ibang lakad. At dahilan nito bakit nandun sa Mindoro. Ang ama niya ay nasa Francis, nakatulog. Si Edith ay kinuha ang fiance at nauna sa lugar ng magulang ng lalaki. Tahimik lamang ang tatlo. Zoe pressed on. Kung hindi kayo aamin sa akin, hindi kayo paglulutuan ng lolo niyo ng paborito niyo. Si M kasi mama, sabi niyo huwag kami lumapit kay Vincent. Pero si M at Liko po ay lumapit at nakipagkwentuhan kay Vincent. Si Luis ang sumagot. Sinamaan naman si Luis ng dalawa sa kapatid. Tumingin si Zoe sa dalawang anak na nakayoko, Liam and Liko. Diba sinabi ko na sa inyo na huwag? Pero sinuway niyo ako. Paggalit na sabi ni Zoe. Mama, mabait po si Vincent. Bakit ayaw niyo po sa kanya? Pagtatanong ni Liam. Maraming dahilan, sagot ni Zoe. Gusto po namin si Vincent, Mama. Naintindihan po namin kayo sa gusto niyo. Pero sa ngayon naman, Mama, intindihin niyo kami. Si Likong sumagot na tumingin kay Zoe na may determinasyon sa mga mata. Ngayon lang sinagot siya ni Liko ng ganon. Walang ginawa si Vincent sa amin ng masama. Mabait po siya, Mama. Please, tanggapin niyo po siya, Mama. Magiging mabuting kaibigan po siya sa amin, parang kay Uncle Will. Pakiusap ni Liam. Tumingin si Liam at Liko sa kanya na nakikiusap. Her heart was ache remembering the look of how Vincent begged her. Hindi niya sinagot ang mga bata nang matapos ang kasal ni Edith. Dalawang araw ang lumipas ay umalis sila sa Mindoro. Nagpaiwan ang ama niya, susunod ito next week. Nais lang kumustahin ang lahat ng mga kakilala nito roon. Pagkabalik nila sa dating lugar ay bumalik sa dating gawin ni Zoe. Nagtatanim ng mga gulay, nagbebenta sa palengke. Minsan napapaisip siya kay Vincent, kahit ayaw niya isipin ang lalaki. Ang kanyang isipan ay napupunta dito. Tanghali na. Habang busy si Zoe sa mga bumibili, hindi niya inasahan si Vincent ay naroroon. May dala pang bukay ng bulaklak sa kanya. Kaya pinagtinginan siya ng makasama niya na nagtitinda rin. Sinabi ko na sa iyo noon na ayaw kitang makita pa. Mahinang sabi ni Zoe pagkaabot ng bulaklak ni Vincent sa kanya. Hindi ako titigil hanggang hindi mo ako binibigyan ng pagkakataon, Zoe, sagot ni Vincent sa kanya. Palimyang tinaliman ang tingin ng lalaki. Ayaw niyang maging rude sa halapan ng mga kasama niya. Kahit gusto niya itapon ang bulaklak sa pagmumukha ni Vincent, ay hindi niya nagawa. Ganun araw-araw ang ginagawa ni Vincent, kahit ilang sabi niya na kahit kailan patuloy pa rin ito. Minsan ay naroroon pang mga anak niya na suporta sa ginagawa ng lalaki. Hanggang isang araw ay bumisita si Vincent sa bahay ni Zoe. Galit na galit ang ama ni Zoe nang makita si Vincent at nais itong umalis ito. Humingi ng tawad si Vincent kay Eric, ngunit hindi siya pinatawad nito. Kahit ganon, patuloy pa rin sa pagsuyo si Vincent kay Zoe. Kahit ilang beses siyang pinapaalis ni Eric, mahal na mahal ni Vincent si Zoe. Nais siya ng pangalawang pagkakataon mula sa babaeng minamahal. Ngunit,
ganun pa rin ang sagot ni Sue sa kanya. Hindi niya magawang makausap ang mga anak nito. Ulapitan ang mga ito. Ayon ni Sue kaya, ginawa niya. Nasa malayo lang siya tinatanong ang mga anak. Iniisip malang araw ay malalaman din nila na siya ang kanilang ama. Ngunit nagsiselo siya na makikita ang kasama ni Sue, si William at ang triplet. Nasasaktan din siya at natatakot na baka isang araw hindi siya bigyan ng pagkakataon ni Sue at pipiliin nito si William. Nawawala na rin ang pag-asa si Vincent 3 buwan na. At ganun pa rin ang sagot ni Sue sa kanya. Inuna niya ang pagsuyo dito kaysa sa kumpanya na kailangan siya dahil mas importante ang dati niyang asawa at mga anak. Hindi siya madaling sumuko, ngunit alam niya rin kung paano. Kung alam niya ang hula na talaga. Sa palengke ay pumunta siya roon kung saan naroroon si Sue. Dala niyang bulaklak na paborito nito at masaya siyang makita ito. Kahit malamig ang pakikitungo nito o pakikipag-usap sa kanya, ay sapat na iyon kay Vincent. Sue, para sa'yo. Abot niya. At tiningnan lang iyon ni Sue at kinuha sabay tapon sa sahig. Galit na nilapitan siya ni Sue. Hindi mo makukuha ang mga anak ko, Vincent. Hindi ko hayaan na kunin mo sila sa akin. Sue, hindi ko balak gawin iyon. Sagot ni Vincent na naguguluhan. Bakit sinasabi iyon ni Sue? He had told her na wala siyang balak kunin ang anak nila. Nais niya lang nabigyan ng pangalawang pagkakataon ni Sue at sa mga anak niya. Sinungaling. Ayaw na kitang makita pa. Kahit ipakulong mo ako, hinding-hindi ko hayaang ibigay ang mga anak ko sa'yo. Malakas na sabi ni Sue. Umalis ka na. Alis. Sue, hindi ako nagsisinungaling. Bakit mo naisip iyan? Gusto ko lang ng pagkakataon. Paliwanag ni Vincent na nagugulan si inasal ni Sue. Umalis ka na. Ayaw na kitang makita pa kahit kailan. Alis. Sigaw ni Sue sa galit at naluluhang mata. Nanatili si Vincent ng ilang sandali at nagpa siyang umalis. Galit siyang sumakay sa sasakyan. Tumunog ang kanyang telepono. At ang sekretarya niya iyon. Sir, have you seen the news? Anong news? Tingnan mo sa email, sir. May send akong link. Sagot ng sekretarya niya. Binuksan ni Vincent ang email at ang link. Nanlamig siya sa nabasa. Nais ang kanyang ina na kunin ang anak ni Sue na akalang anak nito sa kapatid na si Limwell. And the file case was sent to Sue. Galit na tinawagan ni Vincent ang ina. What are you doing, ma'am? I am doing what is right. It's Limwell's sons. And that murderer shouldn't have them. They are my grandchildren. Sagot ng ina niya. Ma'am, it's not Limwell's sons. It's mine. At hindi ako papayag na kakasuhan mo si Sue. At kunin ang mga anak niya. Wala kang karapatan na gawin iyon sa kanya. Galit ni sabi ni Vincent. It's Limwell's sons, not yours. Remember what that woman did to your brother. She killed him. And she doesn't deserve to have my eldest sons. It's mine, ma'am. And Sue didn't kill my brother intentionally. Now I'm doubting if what you've told me before is true. But I will prove that Sue is innocent. And Vincent turned off the phone. Tinawagan niyang family lawyer na iurong ang kaso kay Sue sa mga anak nito. Bumalik si Vincent sa Manila upang buksan ang kaso ni Sue at linisin ang pangalan ni Sue. Gagawin niya iyon para sa minamahal. Iyon lang isang bagay na dapat niyang gawin para dito. Siguro mapapatawad din siya ni Sue. Kahit hindi siya bigyan ng pagkakataon nito, siguray, dapat niya nang tanggapin ang katotohanan na wala na siyang pag-asa para sa babaeng minamahal at sa mga anak niya. Natigilan si Sue nang i-address ang pamilya ni Vincent ang kaso upang kunin ang anak sa kanya. She had thought it was William who did it pero nalaman niya na hindi pala ito. At alam niya kung sino may gawa na yon. Hindi si Vincent ang nag-file ng case of custody sa mga anak niya kung hindi ang ina nito. Papunta sa palengke si Sue nang makita niya sa entrance ng market si Vincent na nakatayo. May hawak itong bulaklak sa kanya and she felt guilty that she accused him for the case of custody. He was wearing a simple shirt and khaki pants, the usual one he had wore before when they first met. Nilapitan ni Sue ang lalaki at sabing, I am sorry. Akala ko ay ikaw nag-fan ng kasong iyon. Ngumiti si Vincent. Hindi mo na kailangang humingi ng sorry. Ito,
Kinuwayan ni Zoo. Vincent, alam mo, huwag kang mag-alala. Hindi ako nandito upang magpilit at magsuyo. Tanggap ko na, Zoo. Nandito lang ako upang makita kita sa huling pagkakataon. Pagpuputol ni Vincent sa sasabihin niya, hindi na rin ako magtatagal. Heto, gusto ko lang ibigay ang isang pangako ko na burger sa mga anak mo. Sana ibigay mo ito sa kanila. Kinuwayan ni Zoo, hindi niya alam bakit nasasaktan siya sa sinabi ng lalaki, lalo na ang parting hindi niya na makikita ito muli. Umiinit ang gilid ng mga mata niya. May bigig sa kanyang lalamunan. Aalis na ako, Zoe. I know, Williams will be a good father to them. Nakangiting sabi ni Vincent bago umalis. Tinitigan ni Zoe ang papalayong si Vincent papunta sa kanyang sasakyan. He was right. William will be a good father to them, but... Sinundan ni Zoe si Vincent. Nilunok niyang bigig at sabing, Vincent, sandali. Napahinto sa pagbukas ng pintuan si Vincent at tumingin sa kanya. It was him whom she wanted to be her son's father, their true father. Bakit? Tanong ni Vincent. Kita ni Zoe sa mga mata nito ang pangungulila at kalungkutan. Inabot ni Zoe ang paper bag na may lamang burger. I think it's better na ikaw magbigay nito. Napakurap si Vincent. Zoe, hindi mo na kailangan paggawin ito. Tsaka hindi ko mapigilan na huwag maging emotional sa mga bata. At baka magbagong isip ko. Mas mabuting ikaw na magbigay. Ikaw na. Sagot ni Zoe na pinipigilan na huwag umiyak. Zoe, nakikiusap ako. Huwag mo nang gawing mahirap sa akin ito. May kirot sa boses ni Vincent na inabot pabalik ang paper bag sa kanya. Ayaw mo ba ng pagkakataon na ito, Vincent? Tanong ni Zoe. Tumango si Vincent. It hurts Zoe knowing that he had really given up. Dahil mas lala akong mahirapan na tanggapin, Zoe, na hindi mo na ako kahit kailanman mamahalin tulad ng dati, at hindi ako magiging ama sa kanila, na hindi ko sila masisilayan pang muli. Naluluhang sabi ni Vincent. Kaya huwag mo nang pahirapan ako, Zoe. I deserve this, I know. Iyon lang hinihingi ko. Bahagyang napatawa si Zoe na naluluha na rin. Vincent, binibigyan kita ng pagkakataon at nasa iyo yon kung tatanggapin mo ngayon o hindi. Will you give it to them o hindi? Nanlaki ang mga mata ni Vincent sa narinig. Talaga, Zoe? Oo, Vincent. Sabi niya na pinayad ang luha sa mga mata. Nabigla siya sa yakap ni Vincent sa kanya, lifting her a bit and turning her around as he said, I promise to you, Zoe. In the second chances, I'll never hurt you again. And I will be the best father and husband to you again. And at that moment, Zoe threw sleep again and saying, I'll take that promise, Vincent. Habang nasa loob ng bahay ang mga triplet, kahit gusto nila lumabas ay hindi maari. Binabantayan sila ng lolo nila. Kahit nababagot sila sa loob ng bahay ay wala silang magagawa. Napatingin sila sa labas ng bintana nang makita ang sasakyan ni Vincent. Puno ng tuwa ang mga mukha nila at sabi sa lolo nila na, Lolo, gusto namin lumabas. Nandito si Vincent. Please. Hindi pwede. At hindi kayo pwede magkita ng lalaking yon. Matigas na tanggi ni Eric sa mga apo. Umangal ang tatlo pero wala silang magawa kung hindi ay tumingin sa bintana. Lumabas si Vincent at binuksan nito ang kabilang pintuan saan lumabas ang kanilang ina. Kasama ni Vincent si Mama, Lolo. Sinagot na ni Mama si Vincent. Sabi ni Lico. Napabukas ng pintuan si Eric. Nagugulan bakit kasama ng anak nito ang dating asawa. Lumabas ang mabata at tumakbo papalapit kay Vincent. Vincent, kaya na ni Mama? Tanong ng maito sa kanya. Iyong pinangako ko noon sa inyo. Nakangiting sabi ni Vincent sa mga bata. Burgers! Tuwang sabi ng mga bata at kinuha ang paper bag na inabot ni Vincent. Kumuha sila ng tig isang burger at masayang kinain ng mga iyon. Pero kayo na ni Mama, Vincent? Tanong ni Luis. Umalis si Zoe upang kausapin ang ama nito. Gusto niyo ba ako sa mama niyo? Tanong ni Vincent na binigyan ng sabay na tango ng mga bata. Tsaka alam namin na ikaw ang ama namin.
Sagot ni Liko na ikinagulat ni Vincent pati ni Zoo na papalapit sa kanila. Napatingin si Zoo sa ama. Papa, hindi ko sinabi sa kanila, nak. Kaagad na sagot ni Eric. Hindi sinabi ni Lolo, ma. Ang totoo ay matagal na po namin alam, mama. Pagkatapos ng kasal ni Tita Edith, we searched the internet using Tita Edith's phone about our father. That linked to Vincent and Mama getting married. Kaya ganun. Paliwanag ni Liam. Opo, suporte ng dalawa. Pero mama, kahit gusto namin si Vincent, naintindihan po namin kung ayaw niyo po kay Vincent. Sabi ni Liko. Ginulo ni Vincent ang buhok ng tatlong anak at sabing, hindi ko na pala kailangan sabihin sa inyo na umay niyo ako since alam niyo na. I'm proud that my sons are smart. But i-enjoy niyo ang pagiging bata. Ayoko mag-regret kayo tulad nung bata ko. Opo, Vincent. Sabay sabi ng tatlo. Ngumiti si Vincent. Kung yan ang gusto niyong tawag sa akin, I understand. Unless kayo po ni Mama, sabi ni Liko na ikinatao ni Zoe at Vincent. Tatlong buwan ang nakalipas, hindi mapakali si Zoe habang hinihintay ang eyewitness sa kaso niya. Hindi inaasahan ni Zoe na isang araw ay may lalapit na babae sa kanya na dating maid ng pamilya ni Vincent upang tumistigo sa kaso. Nang umupo ang dating maid na tumistigo na nakita nito ang totoong nangyari at ang balak ng paghasa ni Limwell kay Zoe at ang hindi sinasadyang pagsaksak ni Zoe sa lalaki dahil sa self-defense. At nakita ng ina ni Vincent ang pangyayari. Ito mismo ang nagpatahimik sa maid na si Elise na huwag sabihin ang nakita nito. Dahil kung sasabihin ni Elise ay papatayin siya ng ina ni Vincent. Hindi makapaniwala si Vincent sa nalaman sa ginawa ng ina. Dahil sa tumistigo ay napawalang sala si Zoe at sinampahan ni Vincent ang ina sa ginawa kahit nakikiusap ito sa anak na huwag itong ipakulong. Ngunit buong desisyon ni Vincent na ikulong ang ina. Zoe thank God that the truth had set her free at last. Sa loob ng biyahe, si Vincent ang nagmamaneho sa sasakyan at tahimik na nakatingin sa labas si Zoe. May ngiti sa mga labi. Hinawakan ng isang kamay ni Vincent ang kamay ni Zoe. Marahan iyong pinisil. Kumusta? Dumingin si Zoe sa taong minamahal. She was not wrong to give Vincent a second chance. And he always makes her happy. Happiness she had never thought she would ever feel again. After the circumstances in her life having him without her at some point in her life before. Masaya ako. Nakangiting sabi ni Zoe, leaning her head on his shoulder. I know, and I do hope you have forgiven me. Napatawa si Zoe at sabing, ilang beses ko na sinabi noon sa iyo na pinatawad na kita, Vincent. Now you truly forgiven me. Nakangising sabi ni Vincent. Will you marry me again, Zoe? Napatingin si Zoe kay Vincent. Akala niya hindi darating uli ang pagkakataon na iyon to renew their wedding and their vow again. Yes, Vincent, I will. Tuwang sagot ni Zoe. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli! Kung bago ka pa lang sa channel na ito, kilig kwento ni Ate Jane, istorya mo at kwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Hindi nyo naman po kailangan magbanat ng buto para makapag-subscribe. Isang pindut lamang po yan, pero ang kapalit nito ay ang tuloy-tuloy na libreng panunood nyo sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!